Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanan Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga Bicutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Kalookan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenyas sa Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenyas ang Baluarte. The Millennials, the Millennials Choice, this is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. Saya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos, di akong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pasusani na pwede-pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levy at Pastor Norman. Three brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na lang pwede. Isa manaatawa niyang napaka-energy. Meron pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio ng Lilingkod para sa Bayanang Pilipino.
Thank you.
Okay, thank you so much, FSR Band. Salamat, salamat at magandang, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Lunes na naman po at magkakasama-sama naman tayo ng isang linggo. At yun, maalingaw nga ako. At araw po ng Lunes ngayon, January 23, ilang araw na lang? Isang linggo na lang, ano? Pasko na? Hindi, February na, di ba? Kung ano, nagmamadali ka na naman. O, Pasko na. Relax, relax. O, eh, katatapos na ng gastusan. Kaya tama muna yung ano. O, tipid-tipid muna tayo at tumataas na naman po ang presyo ng bilihin ngayon ng gasolina. Oh, my goodness. Pambira yan, ano? So, at ayan na naman siyempre pagtaas ng gasolina. Bumati ka na ba? Tataas naman ang bilihin. O ikatatapos ko lang ikaw. Agad ba? Oo. Kasi problema agad yung inahin. Hindi. Ninapanood ko kasi sa TV kanina eh. Ano? At binabati ko sa naman si BBM doon sa kanyang mga biyahe na pinuntahan sa Switzerland. Alam mo naman sa ating mga kababayan. Mm. Hindi tayo makahanap ng presidente talagang hindi babatikusin. Hindi sila na maging presidente. Yun. Normal yun. Wala namang yung mga nagbabatikus lagi. Hindi sila na. Oo nga. Galing-galing lang. Pag sila, sige, ikaw nga mo po rito. Eh, tingnan natin kung ano magagawa mo. Dapat ganun lang eh. Yun. Yeah. Kasi yun yung mga trabaho kasi nila, di ba? Mm. Ayun, trabaho nila yun. O sige, bumati ka na. Okay. Baka mamaya eh. Ayan. As usual, malamig. Ang kamay ko'y super lamig. Hawakan mo ang kamay ko. Ang ganyan. Malamig. Ako. Talagang malamig. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Maganda pa tayo sa umaga dyan. Siyempre. At dito naman ay magandang malamig na gabi. Malamig pa rin. Ayan. Pag-iisipin ko ulit mamaya kung ngayong gabi ako maliligo o bukas ng umaga. Ba't ka na nag-iisip ng ganyan? Oh, kailangan isipin dapat... eh. Kasi yung tubig natin, hindi agad umiinit. Ang tagal. Sayang. Sayang yung tubig na, alam mo yun? Yung bawas. Ganun talaga. Ang tagal lumamig. Grabe. Umiinit yung ano eh. Ang tagal. Kaya isang balde ang masasayang na tubig bago iinit. Ganun. Oh, kasi may heater po kami rito. Yung heater... bago uminit yung tubig, ang daming tubig na natapon. Depende sa panahon kasi ngayon malamig kaya ang tagal uminit. Pero pag tag-init, sandali lang yun. Oh. Mm-hmm. Eh, katulad sa araw, nag-prosen yung sasakyan ko na nagka-ice. Mm-hmm. Oh, di ba? Yun, hirap tanggalin yung ice niya dun sa windshield, sa salamin. Kasi iba yung, nung last year, hindi ganito kalamig kasi hindi gaanong umulan noon. Konti lang ulan namin noon. Eh ngayon po, kasi halos isang buwan na umuulan. Kaya naging ganito ang weather. But still, thank you Lord. Diba, may ulan. Kailangan kaya, natin yun. Importante yung ulan. Kailangan na kailangan natin yun. Oh. Yan. Hirap kaya, yan pag dating na naman ang tag-init. Ay! Ang mainit naman. Super init pero naman. Pero kahit tag-init, naliligo pa rin ako ng hot water. Hindi man hot. Yung maligam-gam na tubig. Kasi pag, ano, malamig. Ayan, nakakumot pa ako. Malamig kasi yung binti ko eh. Ayan. Oh. Eh, kumustahin naman natin sila. Kumustahin kayo dyan. Kumustahin yung weekend. Ayan. Yeah, kumusta. Sana naging maganda yung weekend. Mm-hmm, for sure. Yung Sabado, yung Friday, Saturday, Sunday ninyo special. Wala si Pastor James noong Sabado. Dapat meron tayong Bible study. Masakit pa rin yung weekend. Which is yung inyong Sunday dyan dapat. Eh, meron tayong Bible study. Pero si Pastor James po ay hindi pa okay yung kanyang ano, yung likod. Sa likod niya. Hanggang Sunday pa rin nung service, hindi pa rin siya okay. So, nagpahinga muna. At, Parang sciatica yata yun. Ano? Si Castle, so aalis na po ng Thursday. Yan. Yeah, pupunta na ng Pilipinas. Mga isang buwan daw siya doon. Na 40 days. 40 days. Kaya kasi marami siyang si Kasuy. Pumunta pa siya ng Mindanao. Pumunta na si Digong, si Duterte. Mag-uusap daw sila ni Digong doon.
Ewan ko kung ano pag-uusapan nila. Magpoprotesta ata. Kay, dahil si Pastor Sunny lagi daw siyang kinukulit. Ewan ko. Huwag ko sa kanya. Bahala kayo mag-usap. Ayan. Hindi ko alam yan. Ayan. Bueno, tayo mag-usap na. Ayan, magandang Bungie Noko ng Murphy Quezon City. Ayan, kasi yung pamangkin niya, which is apo ko, yun yung kinikwento ko sa inyo, namatay, na-aksidente, he's only 26 years old. So, I guess, banggi, ngayon ba ililibing si Christian? Ayan, kaya masakit sa family dahil 26 years old na po. Galing sa trabaho, nakagraduate na, I guess nakagraduate na. Nagtrabaho, hindi na nakauwi sa bahay. Ayan. Kasi ang Panginoon talaga, hindi natin alam kung ano ang plano niya sa atin. But anyway, hello hello sa inyo lahat. Batiin natin si Glenda May. Hello Glenda May, magandang umaga sa inyo. Ayan, si Rachel Joy Bunete. I'm not sure kung ito yung magkakasunod na ha, kasi late na ako nagbukas eh. Okay, Glyza Villarosa, Rejoice Orfilia, si Rato, with Arvin Ariate, Tessales Lasak, hello, 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 from Langit Street, ayan, Nanay Dolor Cristobal, nasa Carisa siya ngayon. Hello, Nanay Dolor. Ayan, kailan ka po uuwi sa Paranaque? Ingat-ingat lang po, anak. Michelle Medina. Good morning, Michelle. Sita Bala. Ayan, belated happy birthday, Sita. And my sister, Sora Zayda Ruiz Agustin. Jonas Valenzuela. Lynn Sales from Langit Street. Eileen Sabado. Hello, Eileen. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Sita Arthur Sales from Langit Street din. Ayan, si Ella Estrella Cashires. Hello. Good morning. And si Sen Palatan Leyes. Magandang umaga sa inyo lahat. Taga ano yata to? MLQES. Yun, I guess. Aha. Uh-huh. Okay. Marichu Dezu Damos. Hello. Kumusta na kayo dyan? Si Pams Luberio. Good morning. Si Jiang Valenzuela, si Mami Lourdes Ignacio Galacan, si Lorna Alejandro. Oh, magaling ka na ba, LA? Yeah, may sakit siya. Of course, may pamangkin Banji Nokon. Si Eka Andes Velasco. Good morning. Juliet Rodelas. Good morning sa iyo, Juliet. Marife Baldubino from Langit Street. Kay Cabrera from Langit Street ulit. Si Brother Sammy Santos. Magandang umaga po sa inyo, Brother Sammy Santos. Ayan, sino pa ba? And my sister, Zora Zayda Ruiz Agustin from San Jose del Monte, Bulacan. O, nabanggit ko na ba siya kanina? Ayaw. Ano pa natin na? Isa kasi ano, nawawala, bumabalik, ganon. Ganon. Ano masarap na yung kape? Kape, hindi tayo makakapilig eh. Kapabilidad. Kapabilidad, o yan. Asan si Jose? Pa-order nga ng kape, dalawa. Sister Nell Dodi Castro Valdez. Hello, sister. Happy birthday. Kumusta na? Kumusta na si Pastor Pastor James? I hope he's feeling okay na. Ayan. Okay. O nga pala, si Pastor Eileen James, ano nang balita sa kanya ngayon? Dahil, nabasa ko na ba si Eileen? Mag-iisang linggo na yan. Yan. Kailan ba umatake yung ano yan? Sayati ka niya. Oh, birthday pa ni Joanne Prias Galani. Hello, Jo. Ana Joanne, happy birthday. Ana Joanne. Ayan. Okay. Glenda, may maaga po ako nagising kaso naunahan ng linis agad din. Nakaligtas sa oras. It's okay. Ayan. Klang Klang Ramakula. Ayan. Siyempre, nandiyan si Pastor Norman. Yun, Pastor Norman. Hello. Magandang umaga. Yeah, blessed day, Pastor. Ayan, maganda umaga po sa inyo dyan. At, alam mo,
sobrang busy lang kasi talaga ako eh. May listahan ako ng mga aking mga alam na dis. Eh, sobrang-sobrang. Yung mga nanalo ko last week. Hindi pa nagpapadala waiting muna tayo ha. Hindi pa nagpapadala. Waiting tayo. Ayan, Lala Carmina. Good morning to sa'yo, sister. At saka yung dalawang nanalo nun. Waiting yan. Kasi bakit ako pag ako sinisingil mo, harap-harapan. Pero pag kasi pagkasing hindi mo masingil-singil. Basta. Sinisingil ko na nakakalimutan lang. Oh. Ikaw nga, hindi mo pa nga rin ako binabayaran. 17 bucks lang. Sisingilin pa ba naman kita nun? Pero Sabi. Sa susunod, hindi na po pwede yun. Ikaw na lang. Kasi nagbago na. 2023 na, baguhin mo na yung style mo dahil bulok na yan. Bulok na yun sa akin. Clang Clang Ramakula. Ayan. Ayan na, ganyan. Dalawang uli. Siyempre, Dulce Solis. Hello. Dulce Amor. Saan ka nagpunta? Tess Salas Lasak. Ano ko din po, may maot sipon. Wala din boss. Amen. Uso na ba sipon ngayon doon? Wala din boses. Stay healthy po. Sus, kino. Ano ba yan? Nakasingilan na nga po eh. Nagkakasingilan na daw, sabi ni Rejoice. Ayan, unti-unti. Sandali lang po. Hindi pa naman kami lumilipat ng bahay eh. Dito pa rin kami. Sorry po, talagang... Ay, mga tipa 500. Ayan, antayin nyo lang, antayin lang. Ibang malaking bagay sa kanila. Alam mo yung napad ko ka sa TV kanina. Kulang pa. Yung jeepney driver, maghapon siya nagpasada. Ang kinita daw niya ay 1,800. Oh? Yung 1,000 ata doon sa gasolina niya. Tapos yung 500, boundary niya. 300 lang natira sa kanya. Imagine mo yan. Samantalang dito, wow, nanonood ka lang eh. Meron ka ng 500. Sabihan ko kaya ito mga jeepney driver na dito din nalang manood. Habang... sino ba yung mga yun? Lagi mo naman sinasabi, hindi naman sinasabi. Habang hindi, sabihin yung mga jeepney driver, pumasada sila ng maghapon. Oo. Yun lang ang kinita nila. Sana maabot sa kanila yung, oy, di ko yung manood. May 500. Habang nagdadrive sila, huwag naman baka maksidente. Ayan. Uso-uso ang ubo dyan at sipon. Ubo at sipon. So, ingat-ingat. Kaya lagi kayong iinom ng vitamin C. Kumain kayo ng mga, anong tawag doon? Natural vitamin C. Mga prutas na punong-puno ng vitamin C. Ayan. Para, akong alam ko kulang ako sa vitamin C. But thank God pa rin. Sunday, at medyo malakas lang ang aking immune system. Thank you, Lord. Pero, ang dami kong iinumin na gamot yan. Parang natatamad ako. Ang dami. Buti ka pa. Tinatamad. Hindi, ang dami. Yung iba, wala lang ang mainom. Yung vitamin is, pag inom kong gano'n, nulunok ko yun. Oh. Maya-maya, parang may nakabara na dito ko. Iinumin mo. Apat na nga iniinom ko eh. Isang vitamins pa lang yon. And the rest, so iinom pa ako ng dalawa. Ay, nako, talagang. Pero, syempre, kailangan yon. At saka, kain lang ng healthy. Kailangan natin. Healthy foods. Magbawas kayo ng kanin. Para hindi ma-diabetic. Kumakain din ako ng kanin, pero konti lang. Kanin, pasta. Yung mga pasta dyan, wag parate. Hindi ba rin kumain ng kanin, basta i-burn ninyo. Ipapawis ninyo. Sarap nga dyan eh. Kung isang kilong kanin ang kinain ninyo, isang kalahating kilo din ang ibabawas ninyong timbang dapat. Kaya? Oo, ganun yun. Hindi dapat 1:1. At least lalagpasan mo pa ng konti yung kinain mo. Kahit mga matatamis, sige, kumain ka ng matatamis dyan. Pero after that, i-burn mo. Hello, magandang umaga po. Mami Irene. Kumusta ba ang buhay-buhay natin lahat ka? Kung sipat-chay sa inyong lahat. Ayan, nakarad ako kasi. Happy New Year, Chinese. Pero
Year of the Rabbit. Malamig eh, kaya tinatakpan ko pa rin. What a rabbit. Malamig pa rin eh. Ayan. Kanina, lalo nung pumasok ako, lamig talaga. Dito sa taas, kasi makapal yung aking jacket. Sa kamay, nakagwantes ako. Saka nakasombrero. Pero yung ano, yung sa baba, malamig. Hello, Tina Tabernilla. Good morning sa inyo lahat. Magandang umaga po. Okay, so trangkaso. Malapit na ang bagat. Bakit uso na naman? Bakit ang trangkaso doon? Malamig ba doon? Yeah, may nagbabago. At saka, alam mo naman ang virus. Pag malamig, buhay yung mga yun. Umaatake sila. Ah, si virus. Diba? Umaatake yung mga virus. Kaya, ganun lagi eh. Kaya, yun, diba? Kaya nga, pag dito eh, lagi tayo merong flu shot. Diba? Nagpo-flu shot tayo. Pananggana yung sabay. Bakit si ano may sakit? Si Lorna, sabi, nilalagnat daw. Oh. Ano lang yan, labnat. Ah, yun. Oh. Magaling. Bawasan ang pagpupuyat. Yo. Kumain ng marami. Matulog ng mahaba. Yung ayan. Nagbabantay parate. Oo. Yan. Hindi naman sa security guard. Ewan ko bakit. Hindi, nag-ano siya. Minsan nag-aayos ng mga gamit. Ah, ganun? Yun time na pag-aayos niya sa ang dami niyang gamit, ano? Maghapon, magdamag niyang ginagawa. Eh, kaya napupuyat. Kasi sa umaga, maghahatid sa school, magluluto, siyempre, papakain niya si tatay, papakain niya si tita. Busy. Busy siya. Lahat na siya gumawa. Siyempre, nanay. Oh. Hello, Siren Barca. Okay, good morning po. Si Juliet nabasa. Ay, si Mami. Hello, hello Mother. Pasumpong-sumpong yung kanyang internet daw. Oo, hindi yung kanyang tablet na may problema, yung kanyang internet. Oh, kasi minsan nawawala, minsan meron, napuputol, yan. Kaya sabi ko sa kanya, itawag mo sa doon sa kanyang internet provider. Papalitan yung kanyang router. Ewan ko, wala pa rin ata, hindi pa rin nagagawa. Ah, okay. Hindi. Eh, isa lang yun yan. Ano lang yan yung... Pati? Kailangan lang push. Okay. Sabi ni Nanay Dolor, hello sa aking anak na si RJ. Miss na miss na kita anak, mabait ka palagi dyan. Mabait naman ni RJ eh. Mm. Diba nanay? Mabait yan si RJ. Okay. Hello RJ. Yan, hindi ka na nag-ano dito. Nanay Dolor, nasa Rizal. Ayan. Panay ang biyahe niya. Siyempre, biyahe rin si Mama. Okay, so, malapit ng Valentine's Day. Yan. Ayan, kung gusto niyo mag-join, sana may mag-join naman. Actually, pwede niyo na ipadala dito eh. O kaya, yung kanta niyo, basta huwag kayong gagamit ng mga original na minus one, pwede yung mga eh, katulad ginagawa natin last year, magpapadala sa nila ng liham yung letters nila. Letter nyo, love letter. Oh. Sabihin nyo na paano kayo nagkakilala ng asawa nyo. Yan. Oh, boyfriend nyo, gano'n. Oo. Oh. Ayan, tapos... Yung mga katuwaan lang. Oo. Ayan. Pero, make sure na yung ikukwento nyo ay yung jowa nyo ngayon. Siyempre. Delikado na iba. Ayan. Baka iba makwento nila. Oo. Sawyer. Hello, Anadyo. Okay, tapos tagay nyo ng mga pictures. Yes, diba? Pag nagpadala kayo ng love letter ninyo, sama niyo yung mga picture ninyo ng mga dalagat binata pa kayo nung araw. Yung mga bagets pa kayo noon. Yes. Yun. Tapos, before and after. Yun. Ako magpapadala dito sa church. Ano bang favorite song natin? Ha? Ayusin mo. Please release me. You're released. Get out.
Yung tawag na. Station 9 din na. Ayan. Calling all the couples out there to join our Valentine special reunion. Ira, pwede kayo mag-send ng love stories niyo or videos na kumakanta or sumasayaw. Yow. Sana mag-join naman kayo. Samahan din yung pictures. Yung magandang ano, yung sasali, bibigyan ko ng flowers. Ayan. Napadala natin ng flowers. Flowers lang? Send flowers. Send flowers. Okay. Station 9 na tayo. Alright. Nasaan na ba ako? Ah, ito na pala. Kaya malapit na tayong bibili ng ticket, di ba? Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto magkalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Kapatid na Victoria Veduya ng San Francisco, California. Hello, Vicky. Hello, kapatid. Kumusta ka na? Kailan ba tayo magkikita? Uli. Ano? Oo. Maglalagay tayo ng sarili nating bahay kubo dito sa California. Alam mo, sobrang lamig dun sa kanila. Grabe. Sige. Ay, oo. Lamig dun eh. Katatapos sa matinding ulan nila doon. Mm-hmm. Sila ang pinagmula ng ulan eh. Yung tumama sa ating ulan, dapis sa pa lang yan. Sa kanila magaling yun. Oo, San Francisco, sa North. Sa Norte galing yun. Yes. Umabot hanggang dito sa Bellflower. Pero mo sa laki ng Amerika, no? Mm-mm. Anything here is big. Di lang naman California pa nga lang to eh. Oh, pasok pa rin. Magmula doon na San Francisco hanggang dito, biro mo lang. California. Layo, no? Pagbabiyahin mo yun, 8 oras. Yeah, 800 miles. Mm-hmm. 1,600 kilometers. Oh, pag nagpupunta tayo doon, no? 8 hours ang biyahe namin. Yan. Mabilis pa yung takbuhan nun. Nasa 100 miles per hour. Tumatakbo kami na parang ano nun. Ayan. Hello, hello kay Joyce Mendoza. Joyce Mendoza. Ayan. Alam, ipag-pray natin yung anak na si Jason. Oh. Ang naging findings ay, should I say it? Sabagay nilagay naman niya yata sa ano. Ano? Okay lang ba sabihin? Di ba hindi may galaw yung kamay? Okay bang sabihin, Joyce? Oo. Para ipag-pray natin si Jason. At saka baka merong ano dyan, makatumulong, makapagbigay ng konting tulong doon sa bata. Oo. Hindi, ano, may parang na-paralyze yung isang kamay niya. Oh, paano nangyari yun? Oh. Inborn. Oh, ganun siguro na talaga. Siguro mga nerves. Yun. But she needs an MRI. Eh, expensive. Siguro para malaman kung ano talaga yung... Bakit ganun doon? Ano? Konting bagay, MRI agad. Ano? Eh, hindi. Iba naman to kasi. Talagang para makikita na kung yung mga nerves niya, kung ano talaga. Mm. Kasi hindi naman nila makikita talaga eh. Mga ganun. Mm. Pero kung meron kang insurance doon, yung ano ba yung PhilHealth, covered yun. Oh. Ah, naipit daw sa panganganak. Kaya nag- ganun ba yun? Naipit sa panganganak. Paano yun? Kawawa naman siya. Paano naipit? Hindi naiiri ng todo-todo. Ah, ganun yun. Naipit? Meron bang ganun? Eh, siguro meron ganun. Meron ako nakarinig. Meron nga yung iba. Suwi eh. Nauna yung paa eh. Diba? Oo. Oh. Oo, oh, ang yun na mahirap. Ay, bakit? Ay, suwi? Ganun ba yun? Pag nauna ang paa? Suwi yun. Oh. Oo, normally ulo, di ba? Oh. Ayan. Eh, paano yung si Lorna na nauna kamay? O, paano yun? O? Si Raul. Oo. Yun ang naunang inilabas, yung kamay. Huwag ang ganyan, may lagnat siya, may sakit siya. Layas na ako, may sundo na sa anak. Sabi ni Regis, Hoy Eka, mas importante ng iRadio. Loko to. Susundin niya anak niya. Aba, yung mga nanay. Si King, sino bang susundin niya? King Von. Yung mga nanay. Sunduan time pag-pray na. Pag-pray natin yung lahat ng may sakit, isama natin sa mga prayers. Ba, syempre, effective yan ha? Yeah, marami din ako mga kaibigan na may sakit talaga na talagang sakit. Yun, talagang pinag-pray ko sila. Yung magkaroon ka ng cancer,
kala mo okay ka na, tapos eto, lumabas na naman. So, alam kong wala ako sa sitwasyon nila, no, pero nakangiti sila. Nakangiti siya. Oo, pero alam ko yung nararamdaman niya. Eh, syempre, marami kang iisipin doon. Ganon. Pero andun pa rin yung faith. Yun. Pero nakangiti siya. Masaya siya. Dito po, eh, ano, nung kahapon ba yun? Alin? Yung nangyari sa Monterey Park. Yung ano. Ah, yun, nagkaroon naman ng mass killing. 10 patay, 10 sugatan. Bali, 20 ang total ng ano. Oo. Yung mass shooting. Ang bumaril din, ano rin eh. I think Chinese. Oh, kasi hinahanap niya asawa niya. Oh, eh ba't siya namaril ng iba? Hindi niya makita sa dami kasi ng tao doon kasi Chinese New Year po doon sa isang park. Na lang niya. Para mahawi niya, nirat-rat niya yung mga tao doon. Ay, siya. May ginawa niya. Oh, ayan. 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 Yung 10 ang namatay. Tapos 10 na sugatan. Oh, yeah. Eh, ayun ba? Mga tao, pagka ano, sinumpong ng... Siguro may ano yun eh. May, I think may depresya yata siya. Hindi ginagawa ng normal. Hindi, away ata nilang mag-asawa. Mm-hmm. Dinama yung buong ano, yung mga taong nandoon. Kasi puro mga Asian yung mga nandoon. Mga Chinese. Oh, lugar ng mga Chinese. Vietnamese. Korean. Halo-halo yung lugar na yun. Nagkaroon ng ano yung Lunar New Year Festival. 11 na ang patay. 11 na? Mm-hmm. Oh, 10 lang kanina umaga. Yeah, kasi yung iba na nasugatan siguro, hindi na nakayanan. Oh. Yes, kaya. Yan ang tragic na nangyari dito sa California. Lagi na lang may baril lang kasi may marami may mga baril dito eh. Oh, basta buti na lang yung baril ko, wala kahit anong putok, walang tatamaan eh. Hindi na nakakamatay eh. Yung sa akin dito eh. Oh. Okay. Patay muna natin si Lydia Marshall, Jessie Salatas. Ayan, maganda. Okay, gusto ko lang, baka ayoko kasing, ante-ante lang po ano, hindi po sa ano, ayaw namin ibigay to. Gusto ko lang isabihin uli yung mga nanalo ng last Friday. Ito, tagpa 500 sila. Oo. Okay, and dyan si, bali ang donors po natin noon ay 3. So, isa na lang kailangan. Pero, sige, anuin ko na lang mamaya. Ako na lang muna. Tatawagin natin. Wag. Okay, Glenda May, Nanay Dolor, si LA, si Lydia Marshall, nandiyan siya ngayon. Hello, Lydia. Ayan. Maraming bago, ha? Marilu Napire, Lala Carmina, Lori Pilinoveloso, si Demian, si Zora Zaida Ruiz, my sister. Sammy Santos. Tina Tabernilla. Rose Cristobal. Si Pastora Adora Reyes. Angelita Bayod. Dulce. And Tristan Alejandro. Ayan. At saka yung nananalo ng dollar-dollar noon. Si Maring Jen Nunez, $7. Imelda Abalos, $10. At saka yung nauna pa dyan, si Tina Tabernilla, $5. And Rachel Joy Bonette, $10. Oh. Diba? Hindi ko kinakalimutan. Si Mami, updated na. 11 daw ang patay. Mm-hmm. Ayan. Hello, ang Cross Culture, hello. Ayan. Ayan, makakasama natin mamaya yan. Alas 8. Ang kabayanan natin. Maganda topic nila. Meron naman, here's another last killing. 7 dead at ato, Half Moon Bay. I think sa San Francisco. Yeah, meron yata. Oh my gulay. Ano ba yan? Nagkakaubos. Sa China, nagkakaubusan ng tao. Nauubusan ng mga inchik dahil sa virus. Dito nauubos dahil sa bala. Binabaril. Ang bira naman. Oo. Ibig sabihin niyan talagang malapit na ang ang katapusan ng mundo. Yes. Kasi sabi sa Bible ano, yung hindi po naging maganda ang sitwasyon ng mundo, laging magulo, no, magiging laging magulo. Mm-hmm. Palala ng palala. Ako ba nabasa ang article 'yan? Yan. Eh scripture pa article, scripture 'yun ano. Mm-hmm. Sa Bible po, yung signs of ano, coming of Christ. Marami pong mangyayari na mga kaguluhan daw at
lalong pasama ng pasama, palala ng palala. Ayan. Kaya nakakatakot. Ayan. Kaya tayo dapat ay magtika na at magbalik loob na sa ating Panginoon. Manalangin lagi. The time is coming. Misa nga, nararamdaman ko minsan yung parang may emptiness. Depression yun. Ayun. Anxiety yun. Kaya nga, nilalabanan ko. Ayoko kasing dumanas ulit ng katulad ng dati. Nilalabanan ko through prayers. Yun, na solusyon. Parang empty. Basta empty. Yun. Kay Lord, walang empty. Laging kaya puno. Nga, kaya nga Hindi, ano yun eh, hindi mo matatanggal eh. Kasi, I think yung mga kung anumang glands ang meron sa katawan natin na hindi siguro gumagana. Ayun. Okay. Ayan, Michelle Medina. Hello, welcome back. Hindi, nag-atid siya. Atid at sundo. Siyempre, ganyan ang mga nanay. Bakit si Pastor Henry hindi mo sinusundo? Nasa trabaho yun. Natrabaho siya. Ayan. Sabi ni Joyce, itong pinaka naging mabigat sa dibdib ko po na pagsubok. Ayan, sinubukan lang po ako ni Lord. Nakakalimot na daw po ako sa kanya. Totoo yan. Kung hanggang saan tayo kakapit. Nakakalimot na nga daw siya. Hindi naman siguro, but maybe it's an eye-opener. Hindi lang sa iyo, maaring sa iba. Kung ano man yung mga pinagdadaanan, katulad ko, ganun din. There is something missing sa buhay ko ngayon. Yun ay sino, ikaw? Ko. Oo. Hindi ikaw yun, ha? Kasi nandiyan ka palagi. Ikaw? Hindi mo lang alam kasi ikaw hindi mo, pang... kasi hindi mo inaalam eh. Hindi mo ako tinatanong. Ganon. Para bang you don't care. Tumatawag nga ako sa'yo para... Ano? Anong sasabi mo? Anong ulam natin? Oh, yeah. Ah, diba? Hindi ganyan, ha? Ganon. Pwede ko naman tanungin si... Sino? Si... Si Rejoice. Oh, Rejoice, anong ulam natin? May kulang. Pwede kong tanungin si, ano, si, yun. Alam mo, nagbibiro ako, totoo yun, hindi mo kasi tinatanong eh. Hindi mo alam yun. Ano, langi nga kita ipinapasyal, pinapasol nga kita parati. Saan mo ako pinapasyal? Kung wala pa akong mga kaganapan sa mga SWG, hindi ako mga kalabas. Pasyal mo ako. Saan mo gusto? Ay, nako. Sa, ano, diyan, sa labas. Maram. Hindi man lang tayo nakakapunta sa ano, sa mga tabi ng dagat. Makakita man lang ako na maraming puno sana. At saka yung vitamin C, SEA. Vitamin C. Meron tayong orange dyan, vitamin C. Ganon, kasi may nabasa ako sa Facebook. Sabi, basta may, alam mo yung Southern California na samahan ng mga, ano dito, samahan ng mga Pilipino na sa Southern California, marami yan. May kanya-kanya silang mga, may nagko-comment, sasabing, kunyari magbibigay sila ng isang situation, tapos aalamin nila kung ano yung sasabihin ng mga tao. Ang magaganda, real talk lang talaga, totoo yun. Ayan. Diba, sabi ni Michelle, I feel you po. Totoo yan. Ang sarap ng pakaramdam kapag may nangungumusta sa'yo. Ayan. Lichy, kamusta ka na? Okay lang. Okay. Yeah. Okay. Back to work. Kanina, okay. Ngayon, di na. Igala mo daw ako paminsan-minsan. Gala mo ako sa zoo. Lichy. Ano? Bulaklak ka ba? Bakit? Hindi. Kasi? Ano? Kasi Ang tagal. Wala eh. Lagi mo kong inaaway. Hindi mo ko pinapansin. Lagi na lang pagdating diretso dito. Kakain. Ang bilis. Wala nang ano tawag doon, quality. Sabi ni Pastor Brother Sammy, kumusta po kayong lahat? Ayan, nang bigla siya nangumusta. Diba? Kasi kaya natin ito na pag-uusapan. Malapit na po ang Valentine's Day. Ayun. Sabi ni Joyce, true po, minsan akala po nila okay ka kasi ngingiti. Tapos hindi nila alam, hindi naman pala.
Okay ako. Okay. Hindi, kami. Okay ako. Ibang babae. Ang mga babae, ano yan, papansinin mo yan. Ayan. Kailangan binibigyan mo ng importansya. Kasi kayong mga lalaki, binibigyan naman namin kayo na importansya. Kasi kung hindi, magugutom kayo. Wala kayong damit na bibihisan. Hindi kami maglalaba. Ganon? Ano? Any comment there? Any comment there, mga girls? Brother Toots, paano diba? Ba ito? Ano bang topic natin mamaya? Kaya nga, ano, ang mga babae, pag sinasabing kulang sa pansin, sure, talagang kulang. Ayan, kailangan, eto ah, real talk to talaga. Ah, diba, kayong, may mga lalaki ditong nanonood, I'm sure. Hmm? Ayan. Yes, o, diba, ang dami nagsasabi, tama. Bulaklak ka ba, sabi ni Amboka Eska? Ang sarap mong buhusan ng tubig. Ito naman si Brother Sam. Ayos. Oh, di ba? Hindi feel namang hobby natin ang feelings natin. Correct daw. Oh, andyan si Kape muna, Kapibilidad. Good ayan. Morning din. Oh, ayan. Dapat aalamin nyo rin. Jose Diaz, Kapibilidad. Ayan. Tanungin mo yan si Jose Diaz. Oh. Dapat binibigyan mo ng hindi porke mag-asawa. Binibigay niya sa asawa niya kape. Oh, puro true. Hindi porke nung mag-jowa pa lang kayo eh. Puro kape. Eh ngayon, pag kahit may asawa na, may anak na, dapat pinibigyan na importansya. Ayan. Correct ka po dyan, mami. O, di ba lahat sila correct. O, di ba? Kasi, alam nyo, ako, hindi ako ganun makarelate, ano? Kasi wala naman akong anak. Ayan. Kaila, pag lalo na yung mga naiiwan sa bahay ng mga nanay, nag-aalaga. Yan, alam nyo ba ang pagiging nanay is a 24-hour work? Walang sweldo yan, ha? Ayan. 24 hours ang work nila. Pagising sa umaga, magluluto, i-prepare yung anak, papasok sa school, at kung baby pa, syempre, mas mahirap yun. Magpapalit ka ng diaper sa madaling araw, paggising sa umaga, lahat yung bote na pinagpignamit ng baby, huhugasan mo kasi mamaya na naman, gigising na naman yung baby at nagugutom na naman. O, pag lumaki naman, siyempre, prepare mo yung pagkain, gigising mo siya maaga. Kasi lalo sa Pilipinas, aga-aga ng pasok ng mga bata dyan. Alas 5 pa lang, nasa daan na yung mga bata. O, ba't ba ganyan ang school dyan? Oo nga, bakit ka nung... Alas 6, ay nako, kawawa kayo pagdating. Dito yung mga bata, yung mga, let's say, yung mga nasa, yung mga preschooler, o kaya nasa ano na, mga kindergarten, ganan. Ano yan? Meron silang nap time. Kasi maaga sila sa school. Pinagnanap sila. Mm-hmm. O diba? Dito iba kaya, eh. May sarili parang, na. Parang ano eh. Kaya yung mahirap ang nanay. Diba? Mahirap yan. Kaya dapat i-acknowledge naman ng mga kalalakihan yung mga nanay. Oo naman ha. Hindi porke asawa nyo na parang basahan na lang na pinunas-punasan dyan. Ay, huwag ganyan. O ano? Diba? O, no? Say. Oho. Mm-hmm. O sabi ni Rejoice, hindi lang bata pinag-prepare ng food na bawal. Pati mister, o di ba? O ano? O di ba? O gigising ako ng alas 5. Pagkain mo muna i-prepare ko. Minsan pag wala nang mabaon, o sayo na lahat 'yan. Ano ito? Bahala sa sarili. Ano ito? Sumbata na ito, sumbata. O anong tawag dito? Real talk. Oh, real talk 'yan. Ayan. Sinasabi ko nang abi. O di ba? Adeta, doon lang sa part na di nagtatanong kung okay ka pa ba, pero sa bless ako sa jowa ko kasi tumutulong talaga ay si Pastor Medina. Sabi naman Regis, tapos pag naglalaba tayo, sinasabay ng pagluluto, paglilinis ng bahay habang sila nood-nood lang sa cellphone at kung ano-ano. Aba, totoo yan. Oh. Related ako dyan. Oh. Mm-hmm. Ako yung mga mabibigat ng trabaho ginagawa ko. Jesus! Oo, alam ko na yon. O, nagbubunot. Napakadaming gampan na ng isang nanay, caregiver, cook, security guard, nurse, teacher. At maglalaba pa ako dito. Kaya ang dami mong gagawin. Ganun lang yun. No, magtatapon ba ako ng basura? Uh-huh. Kaya maglalabas ng basura. Basura lang? Sino nagtatanggal ng basura? Kung di ko pa tatanggalin eh. Basura walang ka ba? Itatapon. Matagal ka ng basura. Andi ba? Ganun yun. Basura ka ba? Malapit
na mag-Valentine. Sana hindi lang every Valentine's Day. At least ilabas niyo naman yung mga misis niyo. At least bigyan niyo naman sila ng day off. Lalo na mga housewives. No, lagi may day off ka. Every ano Saturday, lagi ka may day off. Weekend. Eh, limang araw naman ako nagtatrabaho. Sino mo hindi? Sino ka? Ayan, tapos, pagdating ko dito, minsan hindi ko pa binababa yung bag ko. Inaayos ko na yung mga pinagkainan namin. Ganyan, ilalagay ko na mga hinugasan. Ganyan, ganyan. Uy, grabe. Oh. Samantalang sa umaga, ako nagdadala ng mga gamit mo. Sinasakay, nalagay ko sa kotse. Nakaprepare na yung baon. Alam mo naman ako pang maglalabas. Wow, very happy ka na nun. Siyempre. Happy nga, happy ka driver, na nun. Driver mo ako na nga. Ako na nagprepare lahat. Ako pang maglalabas. Taga pa masa. Ano ito? Nagmamasahe pa ako. Oh. Masahe? Sige, mamaya. Masahin mo ako, ha. Pag di mo ako minasahe. Ayan. Hindi, itong mga ano natin, mga viewers natin. Kaya yung mga asa-asawa naman dyan, hindi lang during Valentine's Day, hindi lang during Pasko, at least once a week, lalabas kayo, hindi nyo naman kailangan gumastos ng pagkalaki-laki. Ano na lang ba yung maglakad-lakad kayo dyan, nakatisod kayo ng money, hindi yun. Ayun, at least nararamdaman ng mga jowa nyo, yung mga babae, na yung love, 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 love is in the air. Tulad niyo sa Sabado, may promise ako diyan. Oh. Anong promise mo? Doon sa steakhouse. Dadalhin ko. Eh nga sa... may lakad nga ako. Gabi na lang. Ay forfeited. Gabi na. Eh? Gabi. May lunch ako, 'di ba? Lunch. Lunch. Hindi ba? Buti ka pa may lunch ako, wala akong lunch. Umalis po ito ng isang araw nung Sabado at Linggo. Kasi ang hirap hindi kasi ako nakakain ng dalawang araw. Ayaw sumasama sa lakad ko. Eh lakad ng mga babae hindi yun. Hindi pwede ka doon. Pwede ka. Eh pwede ka, ayaw mo lang sumama. Mga thunders yung mga nandoon. So ibig mo si thunders ako, ha? Ikaw kaya magsi-60 ka na. 60. Aya, magsi-60 na siya. Di thunders ka na rin. Hindi ah. Wala sa mga. In denial ka pa. Mas lalo ako. Ilang taon na ako. Hello. Sabi ni Isko. Ayan. Ni Kayorme. Repa Pips. Diba? Mukhang magkaedad tayo. Sabi ko, Yorme, alam ko, mas matanda ka sa akin. Sabi ni Rejoice. Ayan, Pamsi, pag wala si Mamsi, di ka kakain. Na kay Mamsi bang plato? Hindi. Sa kanyang palayok. Yun. Oh, diba? Minsan na, nasa daan ako, nasa opisina, ganun, tatawag siya. Lalo na pag nandito siya sa bayan. Ano pagkain natin? Hindi ko alam eh. Wala akong lutuan dito. Grabe. Yeah. Parang... Ano? Sabi ni Joyce, hindi po halata idol. Mukha ka pong 58 lang. Oh, okay. Bigyan nga ng jacket to. Ano. 58. Ano, diba? Ayan, sabi ni Lala, kasalanan ni Eva to. Nasa paraiso na tayo. Nagpa-scam pa kay Taning. Totoo yan. May scammer na pala nung panahon. Oo, nag-ano siya nabuli ni ano. Nabudol siya. Nabudol ni Taning. Yes, sabi, nabudol siya. Kainin mo itong prutas na ito. Mm. Gaganda ka at mas matalino ka pa. Mm-hmm. Patay. Ayan. Tinira nga niya. Ang masama nito, nanghanap pa ng damay. Oo. Sinama pa si Adan, alika rito. Sabi niya, itong ahas na ito, nagsasalitang ahas. Pag kinain daw natin ito, maging matalino tayo. Ayun. Pisyong nga. Ibatin ko muna aking pamangkin. Hi, Mel. Nani. Malani. Hello. Gusto ka na, Mel. Merry Christmas sa iyo. Yan si Mel. Alaga ko yan, yung baby pa. May asawa na siya. O, diba? Sabi ni Rios, sad truth. Sana kahit may sweldo man lang. Ganon talaga eh. Yeah. Ganon talaga. Totoo yung sinasabi ko. Ang mga babae nilikha. Ano? Na ano? Wala. Pag tinuloy mo yan, tataob ko itong mesa. Sabi na rin Joe, sa akin kahit wala, wag nang ilabas, kahit Netflix and chill lang, masaya na. O, di ba? Ayun. Shalera. Ako minsan, gusto ko manood ng movie. Uh-huh.
Netflix? Hindi kami nakakapanood kasi kung ano mga kinukuting-kuting-ting niya. Siyempre, ganun ang ano. Sana man lang ano. Sa loob pala ako ng sinapupunan ng nanay ko, yan ang ginagawa ko. Ay, may asawa ka na ngayon. Ay, ganun pa rin yun. Wala tayong magagawa. Ah, ganun. So, ganun na lang. Ganun na lang. No. O, di sige. Mahala ka. Magutom ka. Sinasabi ko na nga ba, yan ang panakot eh. Yan. Yan. O, diba? Totoo yun. Kaya kayo mga lalaki dyan, ha? Mm-hmm. Totoo ba yung brother Toots? Ha? Oh, ano? Hindi na may ipaw. Boy Butingting ka pala pa. Boy Butingting. Oh. Mahilig ako. Nakaka-invento ako ng mga iba-ibang ano, helicopter. Mm. Alam ba ninyo ako una nag-invento ng helicopter? Oh, at saka yung mga doorbell, ako nag-invento ng doorbell. Boy pa lolo ko noon eh. Wala sa lolo ko yan. Ah, lolo mo wala. Oh, wala na talaga lolo mo. Kasi wala naman ako nabutan na lolo eh. Oh. Oh, di ba? Lolo ko diyan. Kaya bibigyan niyo naman importansya mga babae. Ayan, kaya ang ginagawa ko na lang minsan. Ako na lang nagpapasaya sa sarili ko. Ay, hindi na nga ako nagsi-shopping eh. Yung mga asawa kaya ng mga pastor, ano kaya ano, masasabi ng mga asawa nila? Ay, teka, may babatiin lang ako. Hello, Ana Frias Kalangi. Hello, Ana. Ayan, yan yung kapatid ni Christian. Ayan, may condolence tayo. Apo ko rin yan. Apo ko yan eh. O, di ba maganda? Birthday niya yata ngayon eh. Happy birthday? I think it's her birthday. Birthday ba? Yeah, si Ana Frias Kalangi. Yeah, happy birthday sa'yo, Ana Frias Kalangi. Ayan. Basta pray-pray lang, okay? Pray-pray lang. Okay, Rosie Culibao. Sabi ni, kumusta? Sabi ni brother, sabi, naalala ko, nagplanong mag-concert si Lani Misalucha at Culidesma. Kaso hindi natuloy kasi ang name ng concert nila, Kulani back to back. Ayos ka. Ay, nako. Talaga pag bumanat. Si Ambrika. Sa Ambo. Panalo. Kula. Ay, nako. Hello. Hello, Unix. Hello, Unix. Pag sigta ang buong tumira, wala. Tabi na kayo dyan. Ay, naku, kaambo. Ano ka ba, kaambo? Kulani. Back to back. Kulani, back to back. Ay, naku, buhay, oo. Okay. Pagka ganyan na araw-araw ang buhay, makakausap mo sa... Di ba, babata kang bigla? Oh, si Kaambo talaga, oo. Ay, pero maganda yun, tumawa lang. Oo. Para may problema. At least sa opisina kanina. Nag-ano ako, alam mo ba, nag-tiktok na ako yung ting-ting-tang-tang. Kabisado ko na yun. Oh, naglagay na ako ng tiktok sa cellphone ko. Ka? Oo. Akala mo ha, yung mga pag-ganon-ganon, no? Yung hu. Tapos, chang chang chang, tapos hu, chang chang chang, tapos chang chang chang, ano to? Oh, ganon, yan, chan tan chanenen, lagay mo yung ano, sasayawin ko yung TikTok, alam mo hindi ko alam yun na, anong title nun? Ting ting, ano ba ting tang, tama ba yon? Ting ting tang tang, o sample daw. Lagay mo yon. Ting, 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 ano? Ting, ting. Ano ba yun? Ting, ting, ting. Basta alam ko yun. Ah, sige, dali, ilagay mo. Ano ang title? Ala, ting, ting, tang, tang. Oo, sample na pala. Ting, ting, tang. Ting, tang pala. Ting, tang. Ting, ting, ting. Ting, tang. Ting, tang lang. Ting, tang ba? Oo. Bukan natin. Meron ba talaga? Meron yan. Wala eh. Imposible. Ting, 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 tang, tang, tang. Ayun. Ting, 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 tatlong ting, ting, tsaka tatlong tang, tang, tang. TikTok, lagay mo.
Ayan, subukan natin. Sige. Ayan, ayan. Bahala na. Galing pa pala ng ano ito, ng, in, ano, ng Vietnam. Ay, yung sana, ano, yung mismo TikTok, lalagay mo TikTok. Ganun ba yun? Oo, oh. Tatlong ting-ting, tatlong tang-tang, lagay mo TikTok. Ayan. Ting. Lagay mo TikTok, lagay mo daw TikTok. Paano? Ting, ting, ting. Tatlong ting, ting, ting. Oh, tatlong tang, tang, tang. TikTok. Mga pangalan naman pamangkin ko si tang, tang, ting, ting, tong, tong, bang, bang, bong, bong. Ayan. Ah, yan ba yun? Oh, sige, sige, ha? Sige. Mag-TikTok tayo, ha? Sige, nga. Yan ba yan? Say food em gặp anh là em biết em si tình. Ting, 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 tang, tang, ting, tang, ting, ting, ting. Say phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tan tan tình tan tình mình tình tan 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 tình. Ay, nako, pambina. Ting, 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 ting. Gusto ko yung parteng yun. Baka tayo makapiright dyan. Ano ka? Marunong na ako niya. Makikita mo, ipopost ko. Mapriso ka nga. Buti natin dyan. Ale, Ruiz! Hello! O, diba? Yung ba yun? Yung ba yun? Oo! May kanya-kanya lang style yung iba dyan. Galing eh, ako, ako ma... mahinhin yung ting-ting-tang-tang ko eh. Galing ng Vietnam yun. Eh. Oh. Yes! Ilalabas ko yan. Abagan nyo. Abagan nyo sa iRadio! Ting-ting-ting, tang-tang-tang. Kaming dalawa nung boss ko kanina. Sino nung pauso niya? Yung controller namin. Oh. Dalawa kami nagti-TikTok doon. Pati si Madonna. Ayan, ayan na, oh. Ayan. Si Hinga. Ayan, alam mo. Hello! Ayan na sila. Alam mo, Brother Toots. Kanina pa ako, wala akong kakampi rito. Ay, naku, naririnig niyo ba yun? Bugbog sarado ko rito. Medyo. Medyo. Para yung pustang tawa ng loob ni ano eh. Oh, di ba? Totoo naman yun, di ba? Wala akong kakampi. Oh. At maraming, least, at least nilalabas mo. Kasalanan itong si Brother Ramon, ha? Wala, bugbog sarado ako. At least nilalabas mo si Sister Fabulous. Ako? Ako, wala. O, diba? Ako na lang naglalabas sa sarili ko. Ay, sige. Ako yung magre-retiro na para mailalabas na lang. Hey, hindi mo kailangan mag-retire para mailabas mo ako. Huh? Mapriso ka. Mapriso ka. Hindi, si Toots, ano yan, very busy. Oh. I just need to remind him to ano take me out. Ayun. Yeah. Pero, may compromise. Oh. Ayan, kailangan ng compromise sa mag-asawa. Otherwise, lagi tayong mabibiktima ng self-pity. Ito lagi ko naman nilalabas to eh. Hindi sa backyard ah, sa labas. Oh, ito sa labas pa rin. Labas mo sa backyard. Ayun, ano yung backyard. Ayaw makipag-compromise eh. Sabi ko, labas naman tayo. Kailangan din yun. Diba? Si Brother Toots, mahirap din higitin yan eh. Mm. Pero may backup ako kasi yan, andyan si Kimi. Yan ang mahirap sa IT, no, Brother Ramon. Ayun, trabaho mo IT, tapos yung itong ginagawa mo, medyo IT din yan eh. Oh. May technical eh. Wala eh. Ano yung IT? Pero Sister Gorgeous, I guarantee you, rest assured, si Brother Ramon, in love na in love sa'yo. Yeah. Kaya sa Valentine's Day, magpapak. Aray, masakit kamay ko. Masakit pa rin yan eh. Masakit. Yung mga ito, joints ko. Yung kanan kamay mo, maparalyze. Yung mga joints ko. Ano ito? Masakit, nirarayin. Pinaglihi sa ano ito kay Barbie. Yung manika. Tinatanggal masakit. Yung mga... Tinatanggal yung mga pira-piraso ng katawan niya. Oo, masakit po, masakit. Para palang si Kimi. Si Kimi ganun din. Oo, lahat ng Barbie ni Pastora eh, naalis niya yung mga ulo. Oh. Tsaka mga leeg, mga kamay. Kasi ang gusto ni Kiming laruan, mga typewriter, baret. Yung mga dinidisassemble, tapos i-assemble niya ulit. Pareho niyan. Oh, okay. Kasi IT eh. Mechanical. Kasi Pastora naman eh, panay yung nagsusuklay ng Barbie. Ay, ito, iba naman to. Ito si Frankenstein to eh. Puputulin yung kamay, papalitan ng iba. Paanang dinosaur. Oh.
Iba klase. Dapat pala naging si Romano ka. Si Romano. Diba? Lalo matatakot si Brother Ramon sa'yo, syempre. Oo, oh, nakakatakot talaga. Baka walang matira sa kanyang joints. Wala, yung kanyang joints, magiging disjoint. Tapos, paglalabas ako, saka na naman pupunta. Siyempre. Eh, oh, alam naman, magtitigan tayo dito maghapon. No, siyempre, eh, magugutom ako eh. Oh, yun, yun. Labas ko once a week. Once or twice a week. Kaya oh, once a week nga lang ako. Ilalabas ko naman siya ngayon. Eh, kaso may lakad. Eh, forfeited yung ano. Oh, edi lane check. Lunch yung pupuntahan ko. Oh. Kaya i-dinner mo naman ako. O, di ba, sister? O, walang lusot. O, di ba? Lunch yun. Di ba busog ka na nun? Capital L-U-N-C-H, lunch. Kakakain mo na ng tanghalian, maghahapon. Tama na isang alam kumain. Alam mo naman akong kumain. Oh. Parang ibon lang. Later on, magugutom na ay, naman malulugi ako. Sa'yo yung mag-ano. Grabe naman, hindi na... Gagasos ka, tapos eh... Ibon pala si Skarim kumain. Mahina akong kumain. Bagay sa'yo, French restaurant. Oh, yeah. Kasi napakalito mga serving pwede nun. Pwede rin yun. French, parang yata. Hindi pwede to sa mga fine dining, ang bilis kumain. Mais na lang sa'yo. Ay, ah, wala, bitin si brother Ramon. Ang mga fine dining, isang subuan niya lang siya, ok. Oh, Brother Ramon, mag-mark ka na sa calendar kailan mo siya ilalabas. Ay, nako. Mamaya pagkatapos, lalabas kita ron. Ha? Oo. Lumabas ka na kayo. O sa front yard naman ngayon. Dati, backyard. Ikaw talaga, oh. Out of town kayo. Kahit dyan lang sa Palm Spring. O kaya. Sana nga, nako. Eh kasi nung last time, si Brother Ramon eh. Oh, meron ikaw na kayong sisi ngayon. Kwartot lahat eh. Oh, yan na. Sige, pagalita mo, Sister Fabulous. Oh, diba? Oh, diba? Next time. Oh, sige. Oh, sige. Planuhin wala natin, Brother Tuts. Gusto ko man lang pagising ko. Doon sa ano, sa... O ano, saan? Sa Long Beach. O, naka-ano tayo ngayon, ha? Naka-live tayo. Ang daming nanunood. Oh. Oh. Ah, ano, oh, magandang topic natin ngayon. Bakay. Magaling magsangga, ano? Sabi ni Mami Karing, when Ramon was a young boy, he dismantles his toys and put them back. Mostly everything destroyed. Nag-rhyme pa, nag-rhyme. Nanay ko talaga. Destroyer ka pala. Nilaglag na naman ako ng nanay ko. Bira, oh. Ito yan, oh. Pero nabubuko pa rin. Anyway, Happy New Year, Lunar Calendar. Ngayon, oo nga. Oo, yung kapitbahay namin, kumatok, binigyan kami ng siomay. Ay, oh. Ang sarap. Siomay. Tapos nagpaputok sila sa backyard nila. Oo. At Chinese talaga sila. Chinese, Chinese talaga. Mainland China pa. Mainland. Yeah, wow. So, you know, I praise God kasi yung neighbor ko, naging friend namin sila. Oh, that's nice. Ang madami yung friends ni Oy dito sa neighborhood. Eh. Friend, pretend ko na siya. Kailangan makausap ko yung mga kapitbahay ninyong yan. Mga Chekwa ba? May Chekwa, may Buddhist, may Filipino, may Hispanic. Eh, ano dito? May Italiano. Mix kami rito. Mix pag nakikita kami doon sa kalsada. Hindi ba sila kasali doon sa nangyari nung isang araw doon sa Monterey Park? Monterey, malayo. Malayo kayo sa Monterey. Ay, hindi naman di siguro. Hindi yata sila lumabas eh. Oh. Dito sila nagpapapunod. Nabalitaan ko yung patayan eh. Nandito sila, nagsiselebrate eh. That's nice. At least, safe sila. Oh. Oh. Mm-hmm. Malayo saan naman tayo dito sa bahay. Sige, sige. Dadalhin ko lang. Kahit yun na lang muna ang simula ng date. Si Kimi nga in fact was telling me to invite you guys last Saturday. Sige. Pero sabi nung nakausap siya. Nasa convention center kami noon. Oo. Eh, sabi ko kay Kimi meron ata kayong pupuntahan. Mm. So, ako lang po, ako lang. Ito sa Sabado, may lakad din na naman to eh. Oo. Oh. Mamaya. Wala, hindi maubusan. Sasabihin ko sa iyo. Oh. Sige. Okay. Yan. Okay, topic natin ngayon is religion, sacrifice, and worship. Uy. Aha. Yan. Yan. Worship God, His way. Maganda ito. Yeah. Dapat ano yan eh. The role of sacrifice in worship. Kaya lang, sa pag-research ko, magandang pag-usapan kung ano ang paniwala nung araw ng sa religion at paniwala ngayon, malaki pala diferensya. Oh. Tatlong ano ito, religion, sacrifice, and worship. Oo. Umpisa hindi naman mahaba kasi
Ay, ano, sisimulan na ba natin? Sige, try na natin. At marami na. Bumati muna kami. Oh, yeah. Oh, okay. Alam mo, ayan yung sinasabi. Kasi ikaw, panay ang ano. Mga viewers and listeners, hello and greetings from Cross Culture Community West Covina, OEN Food Circle. Yeah, good. Good. Ah, tanghali na, no? Magandang tanghali po sa kanya lahat. And, well, good evening sa mga taga-LA. Alam ko mayroon mga nakikinig din dyan. And, well, we hope yung ating topic ngayon will, in one way or another, either bless your lives or enhance your walk with God. Amen. Okay, so let's open with a word of prayer, as always. Heavenly Father, again, we come into your presence. So we humbly ask you, Lord, that we have no talents, abilities, or gifts on our own, but only that which comes from you. So, Father, touch our mouths, our ears, our hearts, touch the parts of our beings that you may need to change or you may need to get involved in. So that, Lord, this session will be pleasing to you because you will be present with us once more, leading us into all truth, as always. So again, Lord, we ask that what we will share will be fact and not opinion, and mostly your word and your revelation. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Share tayo ng PowerPoint. Nasaan ba na? Nasaan na ba? Michelle Medina, hello. Ngayon, marami nag-greet. Hindi ko masagot. Hindi natin maka-respond. Okay. Pwede ba itong, pwede maximize. Okay. Yan ang title. That's the title of our study for today. And what it, you know, I think the best way to summarize this is, how do we worship God His way? You know, because many people just come into His presence thinking that whatever they want to give to God is enough. But as we will learn today, especially from the Torah and from the ancients, from the early church and the Second Temple period, that God actually specified in His word how He wanted to be worshipped. So we cannot just worship God any way we can. We have to do it His way. And what I'm going to additionally share is, sometimes there are dire consequences of worshipping God the wrong way, or dire pala, bad consequences, or even tragic consequences. Okay, ang key verse natin ngayon is very familiar to everyone. The hour is coming. I see, oy pala babasa. John 4:23. But the hour is coming and is now here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Okay. And for those of you who know this part of the Bible, ito yung woman at the well. Diba? Kausap ni, who turned out to be, anong opposite ng babaero? Lalaki. Lima ang kanyang asawa eh. Babaera. Wala palang ganun na term, ano? Ibig sabihin, ang babaeng gumagano nung araw, siguro pinapatay, kaya tuloy walang term na ganun. Anyway, alam mo naman yung mga nakaraan eh, walang street justice ka agad eh. Dito, ang pinag-usapan nila, akala ng babae, nakausap ni Christ, ang importante yung lugar. Sabi niya, Samba dapat mag-worship? Kasi ako, Samaritan ako, ikaw, Hudyo. Sa Jerusalem ba dapat o dito sa Mount Gerizim? Ay, ito ang sagot ni Christ. Sabi niya, dadating ang oras na hindi na kailangan, hindi talaga importante ang lugar. Pero ang importante is yung mga tunay na nagsasamba at kung paano sila nagsasamba. Spirit and truth. Ngayon, yung truth, of course, means it's according to God's ways or God's method. Ngayon, okay. Bakit lumabas yun? Okay. Religion.
bakit ko sinama ito dun sa discussion natin ngayon? Kasi may relasyon yung pagkaintindi ng tao sa relihiyon ngayon kaysa sa pagintindi ng araw. And this is what is important. Ang malaking diferensya. Unang-una, the ancients or the people of old, right? Up to the early church, they did not have any concept of religion. Wala sa kanila yung konsepto ng religion na konsepto natin ngayon. Kasi ang yung religion na sinasabi natin is yun ang buhay nila. Hindi lang maliit na parte ng buhay, yun ang nagko-control ng buhay nila. Kaya sa kanila hindi religion yun, buhay nila yun eh. Mga karamihan kultura, walang salita para sa walang word para sa religion. So there, kumbaga sa pagans, ang buhay nila, their life revolved around their gods. Whether they find favor with their god or whether their god is angry at them. Then based on whatever belief they have, ayun ang nagdedetermine kung anong tatanim nila, tapos kung magkaka-harvest ba sila o hindi. Pag walang harvest, galit ang Diyos. Ganun ba? Everything revolves around their gods. Now, ang maganda rito is ang archaeology at saka lalo na yung ewan ko, mga familiar dito, yung Dead Sea Scrolls at saka modern archaeology, in the past 10 years alone, marami silang binubungkal sa lupa sa Middle East na lumalabas tuloy na ang pagkaintindi natin ng mga terminology sa Bible ay kakaiba sa pagkaintindi ng mga unang nagsulat at unang audience. At medyo yun ang ating i-discuss, papakita natin yung diferensya at kung ano ang nadagdag at ano ang nabawas. So, yung mga unang, kunyari, isang konsepto ng archaeology is, akala natin, naaral natin sa high school ito eh, sa sociology or anthropology or whatever, na yung mga unang communities, yung mga unang cities, paano sila nagawa? Hindi ba ang sagot natin dun is, kasi kung saan ang may fertile ground para makapagtanim sila, kasi agrarian sila eh, right? Ang lumalabas ngayon is, trinace nila lahat ng ancient cities at almost sa sentro ng bawat city, templo. Templo. So, nung trinace back nila, nakita nila na kaya pala nagkakaroon ng city is because meron isang, let's say, isang astrologer o yung nagbabasa ng mga bituin, magkakaroon siya ng experience dito sa lugar na to. Mm-hmm. Dahil nagkaroon siya ng experience, gagawa siya ng altar. Ngayon, mababalitaan ito ng mga tao na malalayo. Ngayon, gusto rin nila ng ganong karanasan. So, iiwanan nila yung kanilang, kuminsan, patitirahan. Bibisita lang muna sila, tapos makikita nila, o nga, maganda nga ito. So, iiwanan nila yung tirahan nila at doon na sila sasama kung saan ang templo. Kaya lumalaki ng lumalaki. At yun, nagiging siyudad, nagiging city. So, ganun pala nagsimula. Ang simula ng mga city, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa relihiyon, sa tinatawag nating relihiyon. Kasi sa kanila, noong araw, napaka-importante. Wala nga silang relihiyon eh. Ang relihiyon na tinutukoy natin ngayon eh, buhay yun sa kanila. Yun ang ating buhay. Yun ang nagbibigay sa atin ng biyaya o anong curse, you know? So, now, okay, and then people, because wala naman social services, walang ospital, walang fast food, walang grocery, kasi kanya-kanya sila, di ba? So, hindi sila makakaasa sa ibang tao para sa kabuhayan nila. Sarili lang nila, kapitbahay nila, at ang Diyos. Yun ang kanilang mundo. Alam nila na ang Diyos is siyempre more powerful than they are and can control everything. So, ang nangyayari is nagiging dependent sila sa Diyos. Ngayon, we compare mo sa atin ngayon, di ba? Sa atin, ngayon, ang kakaiba natin is optional ang religion. Para bang
simula nung, I think simula nung Renaissance period. Ang nangyari sa atin is ang relihiyon para sa mga hindi natin naintindihan na spiritual. Tapos yung buhay natin, yun yung mga naintindihan natin na kailangan papakialaman natin, bibigyan natin ng oras. So hindi natin napapansin pero nahiwalay ngayon yung religion sa pagkabuhay ng tao. At yun ang namana natin. That's why today, nagiging optional magsimba, okay? Magdasal, okay? Eh ba't ako magdadasal? May pagkain, may grocery diyan, no? You know? May sakit o may ospital diyan, no? So lalong naging grabe over time. Tapos siyempre dahil religion is a thing of the spirit, hindi natin nakikita, nagiging material ang paninamo natin. Nalimutan na natin mag-deal sa spiritual world. Okay? So that's the reason I wanted to discuss the word religion. Because nung araw, lifestyle sa kanila yon, buhay nila yon. Pero ngayon, optional na lang. So nakikita mo, yan ang isang kasagutan sa sinasabi ni Brother Ramon last week na napakahirap naman nito. Right? Pero kung sa panahon nila is, if my life depends on it, ano magagawa ko? Di ba? Eh, pero ngayon, meron tayong pananaw. You know, optional lang naman yan sa atin. Eh. Bakit pahirapan pa tayo? So, that's one reason na kung bakit ko nilabas ito. Okay, let's punta naman tayo sa sacrifice. Today, this is commonly understood, but it is not the complete understanding of the ancients. It's associated with an offering. Sacrifice is either an offering or you're killing something, right? Sometimes even killing oneself. Di ba? Maraming pagan religion dyan eh. You know, harakiri ng hapon, you know? Or sa yung mga jihad, di ba? Magsusuicide side sarili nila. Offering nila yun sa Diyos eh. Offering nila yun kay Allah eh. To please the gods or performing something to prove that you are devoted to God. So ngayon may iintindihan na natin yung mga suicide bomber na mga Muslim. Sa kanila kasi piniplease nila ang Diyos eh. Kaya baliwala ang buhay nila. At karamihan sa mga Muslim hindi masyadong edukado. So ang pananaw nila, pananaw pa rin nung araw. Mas malapit sila sa pananaw nung araw. Unfortunately lang, mali yung sinasamba nila. Pero, you know, ibang kwento na yun. So, sacrifice as practiced by ancient cultures is actually a meal eaten with the gods. Pag nagsabi ka nung araw na magsasacrifice ako sa aking Diyos, maghahanda ka, maghahain ka. I-offer mo yun sa Diyos. May share ang Diyos, may share ka. Kaya sa New Testament, natatandaan nyo yung food offered to idols, nagiging controversy kay St. Paul. Mm-hmm. Kasi yung food na kinakain mo, na-offer na yun sa demonyo eh, sabi ni Paul. So, bakit ka magiki-participate doon? So, that's another angle. Because when you share a meal with your God, you are participating, you are communing with your God and participating in the life of your God. Okay? Doon nagkakapareho ang ancient pagan practice at ang Jewish practice. Ngayon, bakit ko sinabing Jewish? Dahil nasa Torah. Sacrifice, let's look at some examples of sacrifices demonstrated before the Torah and by the Torah. Again, it is a meal eaten with God. Jewish, ano na to, ha? Context. It is a meal eaten with God which includes producing a pleasing aroma to God. Mm-hmm. Kaya madalas kung alam mo, karamihan sa atin mga modern Christian, ayaw natin basahin yung Leviticus, yung mga seremonya, di ba? Pero isa-summarize ko na lang sa inyo kasi importante to sa discussion natin. A pleasing aroma to God, gustong-gusto pala ng Diyos yung ito ang ihahain mo, susunugin mo ito, lulutuin mo ito, whatever, para magkaroon ng amoy na kanais-nais sa akin. Pero ang Diyos gusto niya. So, ewan ko kung gusto niya yung pakbet natin o ano. Sinigang. Pero kaya siya siguro nag-specify
o kaya yung mga yung daing natin, ewan ko kung magustuhan niya yun. Kasi pati mga Amerikano tumatakbo pag nagluto ka nun eh. So it's a meal eating to please your God, which includes a pleasing aroma. So kaya pala meron din incense sa Jewish practice, which by the way some Christian denominations are still practicing. May incense ang Roman Catholic, may incense ang Eastern Orthodox. I think sa Protestante lang nawala. Okay? Pero ang incense kasi is part of giving, well, parte lang 'yon, maliit na parte ng giving a pleasing aroma to God when you pray, you know. Pero marami pang ibang use 'yon, eh, hindi natin i-discuss dito. Okay. Now, isang konsepto ng meal na ihahain mo para sa Diyos mo is the concept of hospitality. So you are now practicing hospitality to your God. Di ba? So pag gusto mo maging hospitable sa Diyos, eh, titignan mo kung ano gusto niyang kainin. Hindi yung kung ano lang gusto mong lutuin. O kung ano lang paborito mo, bahala na siya. Di ba? Hindi hospitable yun. Ang hospitality is iniisip mo yung guest mo. Kung ano ang makaka-please sa kanya, makakapaligaya sa kanya. Okay. Now, example of Cain and Abel. Nakuha na natin yan sa faith, di ba? Yung Hebrews 11. Pero i-review lang natin yung example niya. Kasi ano yung sacrifice yun eh? Sacrifice ni Cain. Cain offered the first fruit of his crop, which is not thoroughly understood by many modern Christians. Akala nila bulok ang binigay ni Cain. Hindi ganun kabobo si Cain. He offered the best of his crop. Siyempre, Diyos eh. In fact, sa Genesis, sino na una mag-sacrifice? Si Cain. Sumunod lang si Abel. Basahin nyo kung hindi kayo naniniwala. Regardless, his offering was rejected. Right? Now, we fail to notice that this is in Genesis 4. That means the very first human activity related to God is what? Sacrifice. Which was done by Cain, followed by Abel. Now, that's recorded. Pero according to Second Temple tradition, when Adam was expelled from the Garden of Eden, from paradise, the first thing he did was offer a sacrifice for his sin. So, Adam was still righteous. So, kung yung mga tatanong, magkikita ba natin si Eva at Adan dahil sila ang cause ng fall, magkikita ba natin sa heaven? I would say most probably. Kasi alam na nila yung Diyos. They spent years dun sa Garden of Eden. By the way, Garden of Eden is paradise. Paradise is the place where God dwells. At hindi lang silang tatlo nandun, remember? God has a divine council of angels. So nag-uusap sila. Tapos iisa ang lingwahe ng hayop at tao. Kaya nagkakaintindihan sila. Di ba? So kaya nagkakaintindihan yung serpent nung tinempt niya si Eve. Di ba? Pero ibang kwento yun. Saan na natin pag-usapan yun? Tingnan natin yung kay Abel. Si Abel, di sabi niya, sacrifice si Cain, sacrifice din ako. Kukunin ko yung panganay ng aking mga tupa. So, firstborn of his flock, siyempre, titignan ko na, that's the best na panganay. Kasi marami naman siyang tupa. So, best of his flock, pero, halos pareho kay Cain, pero, yung offering niya, tinanggap. Ngayon, bakit? Ngayon? Well, again, madalas na may mislead tayo dahil maraming preacher dyan at saka teacher na nanghuhula kung bakit ni-reject at kaya maraming version. Pero ang Bible mismo ang may sagot. And ito sa Greek Old Testament, which we normally call the Septuagint, Genesis 4:7, babasahin niyo. Kausap na ni nalungkot si Cain, no? Nakita ng Diyos yun, so kinausap niya si Cain. Okay. Did you not sin even though you brought it rightly, but did not divide it rightly? Mm-hmm.
Be still, his record shall be to you, and you shall rule over him. Okay. Now, dito makikita natin na mahal ng Diyos si Cain. Kasi kung hindi niya mahal si Cain, hindi niya pagsasabihan. So, you know, kung iniisip natin na mulat-mula, talagang salbahe si Cain, hindi siya mahal ng Diyos, ito ang ebidensya, mahal siya ng Diyos. Gusto niyang mag-repent si Cain. Ano sabi ng Diyos bala? Yes. You brought it rightly. So, tama yung offering mo. Kaya mga nagtuturo dyan na mali yung offering niya, kaya hindi tinanggap. Ewan ko kung saan nila nakuha yun. Invento yun. Modern invention yun. Itong Greek translation was written 300 years before Christ. Binasa mismo ni Christ ito. Binasa ito ng apostles. Binasa ni Saint Paul ito. So, but did not divide it rightly. Ang ibig sabihin pala nito is tama yung offering mo, pero yung sarili mo hindi tama. Okay? So, ang nakikita natin sa sacrifice, sa unang-unang sacrifice, hindi lang importante yung i-aalay mo, importante yung sarili mo. Kaya makikita mo pagdating sa New Testament, pagpalaki ng palaki. Ano sabi ni Paul? Romans 12:1. Sarili na mismo natin ang iaalay natin. Offer your bodies a living sacrifice. Okay. So, si San Juan, si Saint John the Apostle, sinagot din niya kung bakit si Cain hindi tinanggap. 1 John 3:12, boy. We should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Okay. Yeah, ngayon, titignan mo yung sequence. Ha? Ano yung sabihin? Nag-murder ba siya? Kaya naging evil siya? O evil na siya kaya siya nag-murder? Di ba? So malinaw dito. Nag-murder siya kasi evil na siya from the start. So makikita mo, nag-offer siya ng kanyang alay, evil na yung kanyang heart. Okay? So, importante sa offering, hindi lang yung inaalay mo, pero yung sarili mo. Nakahanda ba siyang harapin ng Diyos? Napag-usapan na rin natin yan noon, pero nire-review ko lang in the context of our lesson today. Ngayon, pag tinignan mo yung Torah, lalo na sa Leviticus, hindi wala nang Exodus, Leviticus, Numbers, maraming sacrifice dyan. Pero mas detalyado sa Leviticus, kaya karamihan sa ating mga Kristiyano, ayaw natin basahin to. Kasi sa atin, para sa Hudyo yan, hindi para sa atin eh. Totoo nga. Kaya alam, pag binasa mo, meron silang deeper meaning na applicable sa Kristiyano. Okay? So anyway, isa-isayin natin. Burnt offering, may grain offering, which is frankincense, unleavened bread with olive oil, peace offering, sin offering, guilt offering, meron pang wave offering, meron pang this offering. So, maraming klase. Pero ito yung major ones na diniscuss. Now, the reason I brought that up is, ang modern concept natin sacrifice is, may mamamatay. Tama ba? Hindi. Tingnan nyo yung number two, may mamamatay ba dyan? Grain offering. Walang mamamatay dyan. Right? Pero anong similarity nung lima? Lahat sila pagkain. Lahat sila kakainin. So pag nag-sacrifice ka, it is a meal. In fact, kung binasa mo yung Leviticus, pag nag-sacrifice yung burnt offering, pagka ma-afford mo, bull. Bull, napakatayin mo, tapos hahati-hatiin mo. Yun ang burnt offering mo para sa Diyos, pero may parte yung pare, may parte ka, may parte kung sino man magpa-participate. So it is salo-salo. Kung baga sa Tagalog, ang sacrifice ay salo-salo. Okay? Hindi, walang kailangan mamatay. Kaya lang, dahil kakainin mo yung baka, kakainin mo yung tupa, kakainin mo yung kambing, syempre papatayin mo muna. Pero ang importante dyan, walang-wala sa Torah ang ritual ng pagpatay. Ang mga pagans, may ritual sila sa pagpatay.
Meron pang kodigo yan kung paano hati-hati. Dito hindi, basta patayin mo lang. Ang importante, yung ating hainan, yung ating salo-salo. So makikita mo, baliwala ang kiling. Nagkataon lang, kasi hindi mo naman makakain ng buhay eh. In fact, sabi ng Diyos eh, you cannot eat the blood. So, hindi ka pwede kumain ng buhay na hayop. Okay. Having said that, okay. Ito hindi, medyo kailangan malaman ito, pero itong offerings dito sa Leviticus, in fact, sa whole Torah, are meant for only unintentional sins. Mga kasalanan na hindi sinadya. Okay? Kasi madalas yun, nagkakasala ka, pero ako, kasalanan pala yung ginawa ko, hindi ko sinadya. Right? Nyari, sinabi ko, pare, malusog ka ngayon. Ah. Maganda yung aking puso doon. Sabi ng pare ko, sinasabi nito, mataba ako. Eh, nakasakit pala ako doon. Eh, hindi ko sinasadya. Di ba? So, dito, sinasabi ng Diyos sa Torah, kung hindi mo sinasadya yung kasalanan mo, mag-offer ka lang. Mag-alay ka lang sa akin. Ayos na. Maghain ka, magsalo-salo tayo. This is what sacrifice is all about. It's a very important point kasi when we go towards the conclusion. Now, ito, hindi natin i-discuss. Ano ang remedy ng Diyos para sa sinadyang kasalanan. Okay? Ang sinadyang kasalanan is the same as any kind of rebellion against God. Rebellion, sinadya yun. Plinano mo, inisip mo, or alam mong masama pero ginawa mo pa rin. The Bible has only one solution, and that is repentance. So, ang unintentional sin, you don't need to repent. Eh, tao ka lang, nagkamali ka eh. May mali ka na sabi pero hindi yun ang intention mo eh. Ay, hindi ka kailangan mag-repent doon. Hindi mo sinadya eh. Eh, nasa sa'yo na yun kung gusto mong palitan. Pero sa Diyos, hindi kailangan mag-repent. Pero pag sinadya mo yung kasalanan, kailangan mong magbago. What is repentance? It is forsaking your wrong deeds and making sure you never do it again. That is repentance. Kung hindi mo magawa yun, hindi repentance yung gagawin mo. Pwede ka mag-confession, pero kung sinadya mo yung kasalanan, kulang yun. Kailangan ng repentance. So nakikita na ninyo yung relasyon ngayon ng sacrifice at saka itong mga lessons sa ating New Testament at ang ating practice. Okay. Okay. Si King David. Magandang kunin yung example ni King David. Kasi, oy, magbabasa. Medyo yata mahaba ito. Pero 2 Samuel 24, 18 to 25. Nahanda ko yata yun. 2 Samuel. Okay. Pwede na to. Hindi ko napalitan. This is 2 Samuel or 1 Chronicles 21. Mas gusto ko yung version ng Chronicles. Sige, oy, basahin natin. What verse? Kailangan yung buong kwento eh. Okay. Then Satan stood against Israel and incited David to number Israel. So David said to Joab and the commanders of the army, go number Israel for Beersheba to Dan and bring me a report that I may know their number. But Joab said, may the Lord add to his people 100 times as many as they are. Are they not my lord the king, all of them my lord's servants? Why then should my lord require this? Why should it be a cause of guilt for Israel? But the king's word prevailed against Joab. So Joab departed and went throughout all Israel and came back to Jerusalem. Pa-pause muna doon. So si Joab mismo, yung bodyguard ni David, or yung general niya, yung chief of staff niya, alam niyang masama yung pinapagawa ni David. Hindi ko alam ang rason. Pero mga naririnig kong mga opinion dyan is, it was a demonstration na David was beginning to put his faith on numbers instead on depending entirely on God. It's a good interpretation, but I'm not sure if that is the way
it's understood. Hindi ko na-research yung parte niya. Mm-hmm. So, tingnan natin. So, na-number na. Anong ginawa ng Diyos? Verse 5. And Joab gave the sum of the numbering of the people to David. In all Israel, there were, ilan ba yan? How is that? 1,100,000 men who drew the sword, and in Judah, 470,000 who drew the sword. But he did not include Levi and Benjamin in the numbering, for the king's command was abhorrent. Abhorrent to Joab. Okay, si Joab is from, bakit kaya? I think si Joab may, ano siya eh, may parte niya, may parte ng kanyang lahi na galing sa Benjamin. Kaya. Si David, Judah, di ba? So, hindi niya ni-number kasi kung magkaka-curse man, hindi kasama yung kanyang tribo. Okay. But God was displeased with this thing, and he struck Israel. And David said to God, I have sinned greatly in that I have done this thing. But now, please take away the iniquity of your servant, for I have acted very foolishly. And the Lord spoke to God, yeah. David, saying, Seer. Go and say to David, mm-hmm. Thus say the Lord, three things I offer you, choose one of them that I may do it to you. So God came to David and said to him, Thus says the Lord, choose what you will. Either 3 years of famine or 3 months of devastation by your foes while the sword of your enemies overtakes you, or else 3 days of the sword of the Lord, pestilence on the land, with the angel of the Lord destroying throughout all the territory of Israel. Now decide what answer I shall return to him who sent me. Then David said to God, I am in great distress. Let me fall into the hand of the Lord. For his mercy is very great, but do not let him fall into the hand of man. Okay, pause muna tayo dyan. So, anong pinipili ni King David dito? Kung ano ang parusa niya, right? Mm-hmm. Napaka-ironic, di ba? Kasi ang Diyos, hari siya, siya lang masusunod. Pero biglang naging democratic siya, kaya lang ang choice medyo mahirap, di ba? Kaya sabi ni David dito, I am in great distress. Di ako makapili dahil lahat ito masasama. Di ba? So anyway, sabi niya, I'd rather fall into the hands of God than into the hands of men. So. And so the Lord sent a pestilence on Israel, and 70,000 men of Israel fell. And God sent the angel to Jerusalem to destroy it. But as he was about to destroy it, the Lord saw and he relented from the calamity. And he said to the angel who was working destruction, It is enough, now stay your hand. Oops. And David lifted his eyes. And the angel. And the angel of the Lord was standing by the threshing floor of Ornan and Jebusite. Mm-hmm. And David lifted his eyes and saw the angel of the Lord standing between earth and heaven, and his hand, a drawn sword, stretched out over Jerusalem. Then David, the elders clothed in sackcloth, fell upon their faces. And David said to God, Was it not I who gave command to number the people? It is I who have sinned and done great evil. But this sheep, what have they done? Please let your hand, O Lord my God, be against me and against my father's house, but do not let the plague be on your people. Okay. So ngayon, ito ang ating kwan ngayon, yung David builds an altar. Ito na yung sacrifice. Read. Uh-huh. Now the angel of the Lord had commanded God to say to David that David should go up and raise an altar to the Lord on the threshing floor of Ornan, the Jebusite. So David went up at God's word, which he had spoken in the name of the Lord. Now Ornan was threshing wheat. He turned and saw the angel and his four sons who were with him hid themselves. As David came to Ornan, Ornan looked and saw David and went out from the threshing floor and paid homage to David with his face to the ground. And David said to Ornan, Give me the site of the threshing floor that I may build on it an altar to the Lord. Give it to me at its full price that the plague may be averted from the people. Then Ornan said to David, Take it, and let my lord the king do what seems good to him. See, I give the oxen for burnt offerings, and the threshing cylinders of the wood and the wheat for a grain offering.
I give it all. But King David said to Ornan, no, but I will buy them for the full price. I will not take for the Lord what is yours, nor offer burnt offerings that cost me nothing. So David paid Ornan 600 shekels of gold by weight for the site. And David built their altar to the Lord and presented burnt offerings and peace offerings and called on the Lord. And the Lord answered him with fire from heaven upon the altar of burnt offering. Then the Lord commanded the angel and he put his sword back into his sheath. Oops, medyo mahaba-haba, no? Okay. Pero ang binanggit dyan is unang-una, yung dalawang klaseng offering na nasa Leviticus. Burnt offering at peace offering yung binigay ni David. Burnt offerings para sa kasalanan niya. Peace offering para sa peace offerings for reconciliation with God. Okay. So, ang importanteng point dito do is yung sinabi ni David. Sabi niya, I will... Oh, okay. I will not take. Ah, okay. I will not take for the Lord what is yours, nor offer burnt offerings that cost me nothing. Kasi, ang offering pala, eh dapat in one way or another, masasaktan ka. May is... yung gagamitin ko yung modern word ngayon, may isasakripisyo ka. Hindi mo pwede gamitin yung sakripisyo ng iba. Eh, hindi ka pwede humiram ng pera para mag-offer sa Diyos. You know? Kailangan galing sa'yo ang i-offer mo. It's a very important principle of sacrifice and worship. It has to cost you something. Right? Eh, ngayon, ngayon araw, magsimba lang, it will only cost you your time. Hindi ka pa pupunta. Di ba? Eh, siguro may gasolina ka rin magagastos, pero man, you know, nag-iba talaga ang konsepto natin. Ang religion naging optional, pati na rin ang sacrifice naging optional. At dahil optional, kung meron lang akong mahuhut-hut dyan, yun ang bibigay ko sa Diyos. Akala mo tatanggapin na niya yun. Okay, so yan ang kakaibahan. Okay, so the hour is coming and now is, binasa ni Oye nung una yan. So ano talaga ang ibig sabihin ito? Well, actually prophecy ni Christ ito. Ang true worshipers are people of the body of Christ. Marirealize dun sa, pinaprophesy na niya na ang true worshipers are people of His church. And these are the people of God. Those who say that I may live to God, I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live. Right? Alam na ninyo yung definition na yun. Now, in spirit and truth simply means it's an intimate sharing of a meal in the presence of God. Ibig sabihin tunay, walang peke, walang plastic. Meron kang intimate sharing of a meal. And that means meron din aspect na mahirap makisalo-salo sa taong may atraso ka. Diba? So, alam mo na bago ka makakapag-share ng meal, ayusin mo muna yung atraso mo bago kayo magkita. Ang kagandahan nito is, ang konsepto ng sharing a meal, alam natin ito, kahit dalawang tao lang na parating nagkikita, over time, ang ugali nila nagiging pareho. Meron nga man nagsasabi dyan na yung mga mag-asawa na tumatandang mag-asawa, nagiging magkamuka. Right? And there is a biblical principle to that. Because the more you share a meal with God, the more you become like God. Diba? And it has to take time. And actually, what am I talking about here? Actually, Christ shared a meal with us. It's the Lord's Supper. And he said, as often as you can do it, take it. Why? Because the more you take it, the more you become like him. Right? Very important. Not just the Eucharist, but your very involvement with God, your communing with him. The more often you do it, and the more you become turn into his image. So, summarize natin yung lessons bago tayo matapos kasi lapit na. Worship pa. Okay.
And sacrifice is worship. You know, worship always involves sacrifice. There is no worship if there is no sacrifice. Yan ang nawalang concept sa atin. Sa atin, akala natin makaka-worship tayo kahit wala yung konsepto ng sharing of a meal or communing or communion or, right? Eh, lalo na sa karamihan ng modern churches, lalo na sa American Protestantism, eh, nawala yung Eucharist, naging optional pa nga sa iba. Eh, kaya nga yung Eucharist pinapractice every time they meet sa ancients, is because alam nila by faith. Because sabi nyo ng Diyos, mangyayari yung sinasabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, nagawin natin often. Sinasabi rin ng Diyos that the more often we do it, the more we turn into the image of Christ from glory to glory. How does that happen? By faith. So if we don't practice it, our faith cannot work. Right? Kasi yun ang base ng faith natin eh. Yung mismong tinatawag natin na ritual. Well, ritual yun kung ang paniwala mo walang faith. Ritual yun kung alak lang at saka tinapay. Pero faith yun pag naging katawan ng Diyos at dugo ng Panginoon. When you take it, you are uniting with the body of Christ. Do it as often as you can. Okay. So the New Testament declares, as we have seen in almost all my studies, but especially today, the New Testament will declare a truth. But sometimes we don't understand it correctly. We go to the Old Testament because the Old Testament illustrates that truth para hindi tayo magkamali sa ating pagkaintindi. Unfortunately, maraming Kristiyano dyan, ayaw magbasa ng Old Testament, gagawa lang ng sariling interpretasyon kung ano sinasabi ng New, kaya nagkakasala-sala. Now, sacrifice is the only form of worship in the Bible. Hindi natin nakikita yun ngayon. Kasi marami tayong worship ngayon na walang sacrifice. But that is not biblical. Maghanap ka ng worship sa Bible na walang sacrifice. Every time gagawa sila ng altar kung namasan man sila. Maski nung Exodus, kung may nangyaring milagro, gagawa sila ng altar at magsa-sacrifice. Right? So, hindi mo maiiwalay ang sacrifice sa worship. I think yun ang key element sa pagtuturo ngayong gabi. At dapat pag-isipan natin yun. You know, whether congregation ka or pastor ka man. Kasi nawawala ito sa atin mga modern practice. Pero parating pinapractice ng mga ancients, ng mga early church. Sacrifice is not about killing, di ba? It's about sharing a meal. And it's sharing a meal with God. Because from time immemorial, when you share a meal with somebody, it is the best way to be in communion with each other. Di ba? That's the reason why the Eucharist is important. You are sharing a meal which Christ Himself prepared for us. Right? So, masyadong importante yon. And kinakaligtaan natin ngayon. Because that is the only meal, especially in Christian services, that is the only sacrifice that is really a sacrifice. That is the only sacrifice that is truly a meal in Christian practice. So if we don't do that as often as we can, paano? Can we say we are people of faith when we don't even believe by faith what the Word of God says? Ironic, no? Sacrifice involves offering something of yours to God. Example ni David, right? Remember? Ayaw ni David na wala siyang gastos. Kailangan it has to cost him something. Meron pa ba akong notes dito? Okay lang. The reason it has a sacrifice also involves exceeding what you see in the Old Testament. Because unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, these are people who meticulously followed the Torah. So unless you exceed the Torah, you will never enter the kingdom of heaven. Kaya pinakasimple parati rito, pag-usapan natin ng tithing. Okay, nag 10% ka, eh, Hudyo ka. Kasi in-expect ng Diyos sa Kristiyano, beyond. Not because sabihin niya, akin lahat yan,
Pero makikita niya sa transformed nature mo na biglang nagiging generous ka at hindi ka na dependent sa pera. Sa Diyos ka na dependent. Laking bagay yun. So, sharing a meal is hospitality. Okay, nabanggit na natin yun. But you normally share a meal only with someone you are in good terms with. Hindi ka makapagsalo-salo sa iyong kalaban o sa isang kung meron alitan o may conflict sa inyo. Right? We offer to God what He wants, not what we want to give and what we want to offer. The goal is to please God. Bakit ko sinabi to? Kasi sa Torah, bago ka gumawa ng sacrifice, sinasabi ng Diyos, itong gagawin mo. Yung paisa-isa. Dinidetalya niya. That means kung hindi mo gagawin, either hindi niya tatanggapin o may masamang mangyayari. Magbigay tayo ng example. Ay, hindi ko yata dinlagay dito. Pero sa Leviticus 10, yung anak ni Aaron na mga pare, si Nadab at si Abihu, binanggit lang sa Leviticus 10:1 na nag-offer sila ng incense na mali. Pinatay ka agad sila ng Diyos. Wow, right? Or kunin natin yung example ni Uzzah nung panahon ni David, di ba? Kinuha nila yung Ark of the Covenant from another city. Gusto nila dalhin sa City of David, right? Eh, dun sa pagdala nila is yung driver, si Uzzah, nakita niyang matutumbay yung Ark of the Covenant kasi lubak-lubak, nadapa yung isang baka. Hinawakan niya para saluhin. Patay siya kaagad. Right? Kasi may specific desire, may specifications ang Diyos kung ano ang gusto niya. So kung malinaw ang gusto niya, yun lang ang pwede natin masunod to please God. Kaya balik tayo sa tithes and offerings. Ah, siguro kontento na siya rito. Ito lang mabibigay ko eh. Okay. Saya ka na. Late pa. At paano yun ngayon? Late pa ko minsan. Dapat may interest. Paano yan? Right? So, makikita mo, iba na ang pananaw natin ngayon. Kasi mali ang pagkaintindi natin sa intent of Scripture. Ah, finally, you become more and more like the person you share a meal with. That was my last. And that's the important thing. The more we share a meal with God, the more we become like God. And the more you share a meal with the things of the world, the more you become like the God of this world. So it's the one way or the other. Walang middle ground yan. Okay. That's where we end tonight. Okay. Pakiulit nga uli, Brother Tuch, yung bumagsak yung ano ba yun? Tapos sinalun. Yung Ark of the Covenant kasi sundo ni David. Oo. From isang city para dalhin sa City of David. Mm. Eh di siyempre, wala naman silang freeway noon eh. So, karitela na may baka ang humihila. So, puro lubak-lubak yan, di ba? Mm-hmm. Eh nakita ni Uzzah na matutumbay yung ark. Sinalo so, niya. Sasaluhin niya sa anong ganun. Hindi naman natumbay yung ark eh. Mm. Pero the fact na hinawakan niya, na hindi siya ceremonially prepared. Patay siya. Kasi pag nakita mo sa Leviticus, Levite lang ang pwedeng kumawak sa temple. Hindi Levite si Uzzah. Pero namatay siya. Kaya patay ka agad. Nagalit nga si David eh. Sa kanya, sasaluhin na nga yung ark, pinatay pa siya. Well, apparently, ang importante si Diyos is susundan mo kung anong gusto niya. Walang ginawang mali yun. At kung anong nasa isip mo na magandang gawin. That's the lesson there. You have to worship God His way, not your way. Otherwise, your way is never acceptable to God. So, mahigpit pala talaga. Kasi ang nangyayari ngayon sa buhay natin ngayon, ano, gumagawa ng sariling katuwiran. Kapag ka nagkamali, binabaluktot, ano, gumagawa ng sariling dahilan. Pero itong example na ito na yung arko. Mm-hmm. Sinalo lang niya, akala niya kasi Bob, actually hindi naman talaga tutumba, hinawakan niya. Pero ang pinag-uutos doon
Levite lang ang pwedeng humawak sa Levite lang ang pwedeng ang humawak. Eh, hinawakan niya. By accident pa. Simpleng, yeah. Simpleng pagkakamali, ah. Pero hindi according to the way God wants him. God wants us to handle him, basically. Or worship him, or revere him. Hindi niya sinunod. Kung titingnan mo yung conclusion ng story, paano nakaabot sa Jerusalem yung arko, kasi naiwan kay Ornan the Jebusite, di ba? Mm-hmm. Paano nakaabot ngayon sa naging temple nila? Kinuha ni David yung mga Levites. Sila lang ang susundo. Ganun kasi nangyari kay Uza na na-consensya siya, sabi niya, ano ba gusto ng Diyos? So, binasa niya uli yung Leviticus. Kasi kung siguro tamad din siya magbasa ng Leviticus, ang paborito niya, Deuteronomy at saka Genesis. Mm. Eh, tayo rin, ganun eh. Ayaw natin basahin yung mga, lalo na Leviticus, ang hirap basahin niya. Mm. So, dahil namimili tayo. So, ang nangyayari sa atin, partial ang revelation ng Diyos sa atin. Hindi natin nagiging, kaya partial din ang pananaw natin kung ano ang sinasabi ng scripture. Mm. Yung topic natin is about religion, sacrifice, and worship. Actually, ang topic natin is worship. Worship. Kaya lang, sacrifice is always involved in worship. Mm. Yun ang gusto ko lang i-emphasize doon. Yung nabanggit mo tungkol sa religion, may nagtanong dito, may tama ba o totoong religion ba na dapat sundin? Eh, hindi yun ang topic natin. Mm. Siyempre, Christ is the only way. Ayan. Way, the truth, and the life. Pero hindi naman siya religion eh. Kaya natin ginagamit ngayon yung word na relationship, not religion. Kasi ang intindi ng araw sa religion is relationship. Mm-hmm. Na-distort yung meaning over time. Kaya pag nag-witness tayo, sinasabi na, hindi ito religion. Relationship to sa Diyos. Mm-hmm. Which is correct. Kasi yun ang point ng religion. Ang religion nga lang ng araw is very clear sa kanila, yun ang buhay nila. Mm-hmm. Way of life. Eh ngayon, kahit sabi mo relationship, eh, nagiging parte lang ng buhay mo yung relationship mo sa Diyos eh. So, hindi pa rin yun ang full meaning. Kahit gamitin mo yung word na you have a relationship with God, pag hindi mo in-explain na ang Diyos lang ang buhay mo, therefore, I no longer live. And the life I live in the flesh, I live only by faith in the Son of God. Pag hindi na-explain yun, kulang yung word na relationship. Kaya ako minsan ginagamit ko union with Christ. Alang mahirap pa rin explain sa generasyon natin, mahirap explain. Kailangan talaga may Bible study na ganito para maintindihan mo yung pasikot-sikot. Ito naman yung sacrifice. Eh, yan ang ating pinag-uusapan kanina. Si Cain ay tama yung kanyang offering. Magaganda yung kanyang offering. Pero yung kanyang heart ang hindi tama. So, ang ibig bang sabihin nito, kahit na ang iyong mga ibinibigay ay ang binibigay na offering ni Cain ay hindi tao sa puso, ganun bang ibig niya sabihin doon? It's not his heart? Hindi right not, motive. Not exactly. Mas grabe pa doon. That means ang lifestyle niya hindi pleasing to God. Mm. Kahit mag-offer siya, walang mangyayari. Hindi tatanggapin. Yan bale ibig sabihin nun. Si Abel naman, ang lifestyle niya, righteous, sabi ni St. John, di ba? He's righteous. Sa Genesis, malinaw. Tama yung ginawa ni Cain. You did rightly, you offered rightly. But your heart was not right. Now, so, doon naman sa sacrifice is not a killing but sharing a meal with God. Oh, okay. Ayan, paki-explain ulito. What ano daw ibig sabihin ng meal with God? Ang meal pag nung araw pag sinabi mong sacrifice, makikita mo sa Torah, maghahanda ka, maghahain ka ng pagkain. Pero hindi kahit anong pagkain, kung ano lang sabi ng Diyos na ihahain mo. Kaya kuminsan baka, kuminsan kambing, kuminsan tupa, kuminsan gulay, you know, animal offering. Kuminsan gulay nga eh. Okay. Yung grain offering, di ba? Kasi olive oil, magmi-mix ka ng incense, tapos magmi-mix ka ng unleavened bread, i-bake mo yan, o i-roast mo, tapos sabi ng Diyos, pag sinunog mo yan, masarap ng amoy sa akin yan. Makikita mo, puro amoy yung sinasabi ng Diyos eh. You know? San Jose,
culinary expert din palang Diyos. Kaya lang gusto niya yung sinabi lang niya lutuin, hindi kahit ano. Kaya hindi pwedeng daing. Na pinakbit. Hindi pwedeng pinakbit. Yung masangsang sa amoy, ha? Ganun. Hindi pala pwedeng tuyo. Eh, kung pati Amerikano tumatakbo dyan, eh, baka pati Diyos. May... is a form of prayer din ba ang worship? Prayer is part of worship. Yeah. You cannot worship without prayer. You cannot worship without sacrifice. Pero yung worship natin ngayon may prayer eh, may Bible reading, may preaching pa nga. Ang kulang yung sacrifice. So ang ginagawa natin ngayon is sacrifice yung tithing. Or yung praise singing, yun ang tinatawag natin sacrifice of praise. So tama yun. Kaya lang, ang hindi nako-convey na correct image is the fact that you are wholly involved in the offering. Sinabi naman ni Paul ito eh, Romans 12:1, di ba? May nanda ko ba yun? Ayan o. Ayan o. Yan. Basahin mo nga ako. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ihahain mo yung sarili mong katawan. Right? Yan nga lang, of course, hindi talagang literal nakakainin. Pero tatanggapin nung Diyos na gusto mong i-please. So, sabihin, pag hindi ganyan ang nasa puso mo pag kumakanta pa, hindi pwede. Oh, yeah. Kaya nga. Kahit sa choir. Kaya nga. Na, sa nakaka... praise and worship or sa Bible study. Or what. Kaya nga, maski yung ano ko noon eh, nahihirapan ako pag nag-volunteer yung hindi pa Kristiyano maging parte ng choir ko, nahihirapan din ako doon. Pero pinagbibigyan ko minsan kasi maganda yung heart at wi-witnessan ko na lang. Pero hindi pwede yung pakakantayin, hindi mo na wini-witnessan, eh, nako. Mahirap yun. Last question. Anong pangalan nito? Unintentional sin. Okay. It can be resolved by sacrifice. Whereas doon naman sa intended sin. Intentional sin. Sinasadya. Kailangan repentance. So, hindi ba yung intentional and non-intentional sin is both sin? They're both sin. Pero sa Diyos, mukhang iba ang timbang eh. So, actually, ang intentional sin, maski si John Wesley sinabi niya ito, willful sin, you immediately lose your salvation. And that is correct because the early church believed that. And the only way you can remedy that is not just by confession, but by repentance. That is the only solution. Hindi pwedeng sacrifice yung kasala ako, kaya magsisimba ako, magnonobina ako. Wala yun. Sinadya mo eh. Hindi tatanggapin yun. Kailangan magbago ka. Hindi mo sinabi mong repentance, huwag mo nang uulitin. Oo. Yun lang ang tatanggapin ng Diyos. Paano kung paulit-ulit ulit? Humingi ng tawad, paulit-ulit pa rin ano. Ang Diyos, nagpapatawad 70 times 7. Kaya lang, ang ibig sabihin doon, mapatawad ang Diyos. Merciful. Pero the fact na naglagay siya ng numero, ibig sabihin noon, may hangganan din yung papawad niya. Yan. So, yan ang hindi natin pinipreach ngayon kasi God of grace, God of love. So, akala natin walang hangganan. Meron eh. Si Kristo mismo nagsabi hanggang 70 times 7 lang eh. Hindi ibig sabihin magbibilang tayo. Sinasabi niya, may hangganan. Yun, yeah. Ang ibig sabihin nun. Ito, last question. We should not eat food offered to idols like sa mga piyestahan. If we participate, have we committed a sin? Literal. Ito, medyo ano to, controversial ito. Pero, alam ko ang pananaw ng Second Temple period at saka ng early church. So, bato-bato sa langit, matamaan, huwag magagalit. May paniwala sa early church na pag Kristiyano ang namatay, a saintly man, maaari siya maging patron saint. Okay? Patron saint ng isang
town or isang church or isang area, pinapractice yan ng Roman Catholic at saka Greek Orthodox. Walang masama doon. Pero, well, traditionally, walang masama doon. Kasi hindi nila wino-worship yung patron saint. Naniniwala lang sila na parang guardian angel other than the other guardian angels. So, pag sinabi ng parish na patron saint namin si Saint Stephen, ang ibig niya sabihin yun is Saint Stephen is like an angel and he will be part of our protector from God, our protector. So, yun lang ibig sabihin nun. Kaya lang, ang problema ngayon is ang practice nagiging yung inaalagaan pa masyado yung statwa at saka everything. Pinupunasan. Medyo pinupunasan, hinahalikan, everything. At karamihan ng statwa, hindi naman santo. Hindi naman santo eh. Basta, statwa lang ng ano eh. You know, ibig sabihin, ang santo nung araw, pag gusto nilang maging patron saint, meron yan dasalan, may seremonya yan, may incense, may sprinkling, may kung ano-ano, kasi yun ang sabi ng, yun ang naging traditional practice eh. Pero pagka huhugis ka lang ng isang imahen, tapos sabi mo, ah, ito ang magiging Diyos ko, eh, si saint, ano yan, eh, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Eh, ang problema sa atin, mabibili mo sa Quiapo yung mga estatwang yan eh. So, hindi sila nabigyan ng basbas. Okay? So, nagiging middle ground ako rito ha. Alam ko mga Protestante, kahit anong estatwa, ayaw nila. Okay? Pero traditionally, meron mo nag-accept na. Ako personally, hindi ko pa rin in-accept. Ako personally ha, siguro laking Protestante ako pero wala akong nakikitang Biblia na sa Biblia na malakas na makakapagsuporta ng ganun na pag-practice. Ang katuwiran daw nila kasi hindi naman nila wino-worship yung imahen o yung santo o yung anong tawag doon, figurine. Yeah. It strengthened their faith daw yung kanilang pananalig. Mas lalo daw lumalakas daw. Posible 'yon kasi kung ang kukunin mo yung Eastern Orthodox o yung Greek Orthodox Church, nagwe-wear sila ng mga icons ng mga saints, di ba? Ang meaning sa kanila ng veneration of the saint is, gusto ko yung buhay ni Saint Anthony. Halimbawa. Yan ang gusto kong gayahin sa buhay ko. Which is good. Because you're walking in the steps of somebody who really walked with God. He is your model. Pero hindi mo siya sinasamba. Yan yung Greek Orthodox. Dapat hindi na idolize. Ah, hindi nga idolize. But it's not supposed in to fact, be greater than God. In fact, yun nga, kaya nga maraming fallen angels. Dahil ang Lord, nasa Bible to, ang Lord, nasa Deuteronomy 32:18, nung dinivide niya yung nations sa Tower of Babel, 70 nations nung araw eh, nag-assign siya ng 70 angels, one angel for each nation. Ang nangyari ngayon, is although yung nation was there to protect and nurture the people started worshiping these angels. At tinanggap ng angels yung mga worship. Kaya condemned sila sa Psalm 82. Kino-condemn ng Diyos sila sa Psalm 82. So, mag-overtime mata tayo. Ang dami nating tanong dito. Oo, saan na to? Kay Lala, how do a new believer knows that he is worshiping in truth and in spirit? Isa yan, ano? Mayroon namang isa. Siguro sa ano na lang. Paano po malaman na qualified YouTube ka sa binabanggit na true worshiper, ano? Worshiper ka ni Lord? Okay, sagutin ko muna yung dalawa. Mabilis lang. Sige. Yung unang-una, paano mo malalaman na you're worshiping in spirit and in truth, di ba? Yeah. Uh-huh. You worship the Lord His way. Yeah. You should not literally as mentioned in the Torah, but apply it to a spiritual level. Mm-hmm. Yung parang exceeding the righteousness of the law, exceeding the righteousness of the Pharisees. Mm-hmm. Paano mo malaman na true worshiper ka? Well, yung lesson natin last week. Holiness. Hindi ka true worshiper kung hindi ka nag-deny ng self, hindi ka died to sin, dead to sin, detest. At hindi ka nag-detest ng mundo. Okay, sabihin, yung self mo, self-centered ka pa rin, wala na yun.
kasalanan, madali kang maakit ng kasalanan, hindi yan true worshiper. Nakakapit ka pa sa mundo. Yan. Binili ka na ng Diyos para maging parte ng kanyang kaharian, pero gusto mo pa rin yung kaharian ng mundo, yung mga, kasi ang dami rito nakakaakit eh. Mm. Ayun, hindi ka pwede maging true worshiper. Okay. Next question. Ito. Dami. So may hangganan din po ba ang pagpapatawad sa taong laging inaabuso ang kabaitan at paulit mong ano ito? Pinapatawad pero patuloy pa rin umaabuso dahil alam po nilang Kristiyano ka at patatawarin mo pa rin sila. Maganda yung sagot mo dun. Yeah, ang patawad daw. May hangganan daw ba? Yeah. Ang pagpapatawad. Oh, siyempre kasi kaya nga sinabi ko na may numero eh. Ibig sabihin, may limit eh. Yeah, ang tao, ang tao walang hangganan kasi hindi tayo bilang. Pero, so just lang yun. Pero, kung you are a true Christian, you love the Lord, you are convicted, you won't do it again. Hindi, ito, ikaw nagpapatawad dito. Ikaw nagpapatawad. Sabi, may hangganan din ba yung pagpatawad? Ay, hindi, gawin natin para tayo sa Panginoon, gaya ng Panginoon tayo. Mm. Ang hangganan. Kaya kung kahit paulit-ulit yung pag-away sa atin, paulit-ulit din natin papatawarin. Pero may sinabi ka rin na pero, kailangan matuto rin siya. Yeah, it is out of love. Mm. Tough love ang tawag doon. Pag paulit-ulit. May tough love, di ba? Tama ba? Okay. Tough love kasi tough sa kabubuti niya eh. Kaya ganun. You love the person but you hate what he's doing. You don't like what the person is doing. And you would like, because out of your love, you would like this person to be more of Christ. Para maano niya. Parang yung pagdisiplina mo ng bata. Lahat ng ginagawa mo sa ikabubuti niya, di ba? Kasama na rin yung pagsakit sa kanya. Kasi walang disiplinang hindi masakit. Ang importante yung motibo mo is yung ginagawa mo is para sa kabutihan ng neighbor mo. Amen. Okay. Alright. Marami pa yan. Marami pa. I-check nyo na lang sa YouTube. Marami pa to. Kulang na yung oras. Kulang na oras. Sorry ha, lahat ng mga in-introduce ko rito, masyadong controversial. Kaya yan ang sinasabi late. Ko eh. Itong mga topic na ito, when it comes to religion, yung maraming magtatanong, for sure. I-acknowledge natin si Pastor Jeff ng LA, Philnas. Yes. Sabi niya, Jesus alone is more than enough to strengthen our faith. No need for patron saints. Amen. I agree. Yeah, amen. Paano yan? Basta dito sa ating Monday deep dive, ang kakaiba natin sa mga ibang Bible study, ang mga ibang Bible studies, binabasa natin at in-explain ko ano sinasabi. Dito, ang aking goal is bibigyan ko kayo ng background at konteksto para maintindihan nyo yung sinasabi ng Bible. So pagdating sa pag-apply, kayo na bahala. Eh kung minsan magbibigay ako ng paano mag-apply para malinaw. Pero ang kailangan nyo lang is yung tamang pagbasa at intindi. Kasi kung hindi tama, hindi pa rin natin mapiplease ang Diyos kasi mali yung intindi natin eh. Although God will honor our effort. Pwede daw mag-PM sa inyo ng question nila. Yes. Ano ba ako na sasagot niya? Sige. Okay daw. Okay. Ayan, direct na nyo na yung question sa cross-culture. Ano? Sa cross-culture. Ayan. No problem. You are all welcome. Okay. Bibili na ako ng dictaphone para matatype ko ng diretso yung sinasabi ko. Kasi... Okay. Pero wag lang natin kalimutan yung verse sa Bible, no? A living sacrifice. This is really very important sa ating mga Kristiyano. Yeah. If you would like to be children of light, not children of darkness, then we need to really seal in our hearts that ito, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Kasi kung di natin ito maintindihan at hindi ito nasa puso't diwa natin, mahirap. Sa worship pa lang, bagsak na tayo. Paano pa sa iba? Diba? So, yun lang ang aming process of learning mag-asawa. Tinitingnan ko nga yung word. Bakit sinasabing present your bodies, hindi give your bodies? Mm-hmm. Yun pala, ipipresenta mo, hinahain mo eh.
Kaya nga, di ba, pag nagdadasal tayo sa first introduction, Lord, we humble ourselves before you. Di ba? So, yun lang. Okay. Okay. So, kulang ang oras, pero maganda. Praise the Lord. Maganda. At marami tayong natututunan in all areas and aspects. I like it, oh, Brother Tos. Yeah, let's close in a short prayer. With adoration and praise to the gracious giver of all good things, let us pray. Hallelujah. Yes, oh, Father in heaven, amen. We lift up our hearts to you. Yes, Lord. God of all goodness, send down your heavenly grace into our souls so that we can worship and serve you as we ought to do. We praise and bless your name, O Father, for all your mercies and favors, and for bringing us safely through the day to this point. Go before us in all we do, so that in all our thoughts, words, and deeds, we may continually glorify your holy name. O Father in heaven, we lift our hearts to you. Mm-hmm. Grant us the grace to follow in all righteousness and holy living our brothers and sisters in Christ who have gone before us. Mm-hmm. O Father in heaven, we lift up our hearts to you. Yes, Lord. Let your fatherly hand be ever over us and your Holy Spirit ever with us. Mm-hmm. And lead us in the knowledge and obedience of your word so that we may obtain everlasting life. Amen. Most merciful Lord, as you have graciously protected us, so accompany us through the night with your blessing. We ask all of this through Jesus Christ, our Redeemer and our Lord. Amen. 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 Brother Toots, Sister Oi, thank you so much. Thank you. Thank you for love and prayers to all. Thank you for all the viewers and listeners. Huwag kayong manawa. Thank you for Sister Karim and Brother Ramon, and God bless iRadio LA. Okay. Pwede rin kayo mag-suggest kay Brother Ramon kung anong gusto niyo mga topic. Yan. Yeah. Titignan natin. Kasi gusto ko naman yung mga interesado talaga kayo. Yeah. And also, don't forget to click and subscribe Cross-Culture Community of West Covina. Of course, yan. Yeah. Supportan din natin. Pag-pray nyo rin this coming weekend, may church planting conference sa Temecula Southern District. Southern District. Ng Nazareth. Oh, okay. That's it. Thank you so much. Palakpakan po natin Cross-Culture West Covina. Brother Sister Oi Sarcos. And Oi. Ayan. Good night. God bless. Bye-bye. Night. It's fabulous. Gorgeous. Hindi ka kumanta ngayon. Oo nga. Bye-bye. Okay, next time. Bye. Sometime. Alright. Thank you so much sa cross-culture at na magandang topic nila ngayong gabi. Mm-hmm. Ano? Talagang very intriguing to pagdating sa ganitong mga usapin. Ano? Yung tungkol sa worship, yung sacrifice, at saka yung ating salvation. Yan ang importante sa lahat kasi ang tanong natin sa sarili natin, lahat po tayo, darating ang time natin sa mundong ito kung hanggang kailan tayo. As we know, may nababalitaan tayo, uy, namatay si ganito. O si ganito ay may cancer o ganyan, di ba? So, ibig sabihin may time limit na tayo sa mundong ito. Hindi tayo habang buhay na mabubuhay sa mundong ito. Ang tanong, ano ang ginawa natin sa mundong ito? At paano tayo makakarating sa kaharian ng Diyos? Itanong natin sa sarili natin, kung ako ba ay mamamatay sa araw na ito, saan pupunta ang aking espiritu? Ay kayo, makakasagot po niyan, mga kapatid. And kung hindi nyo alam ang sagot sa inyong katanungan na yan, hindi kayo sigurado sa inyong salvation, it is still, meron pang time para po tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon. Yan. Yung paulit-ulit nating mga kasalanan, hihingi ng tawad, pagkatapos uulitin uli, at pagkatapos ganun na naman ang mangyari. E mapagpatawad po ang Panginoon. Totoo po yan. Forgive 70 times 7 at hanggang sa magsawa ka na. Pero may bilang po yan na dumarating din ang may hangganan. So, kayo ba ay mamatay o may halimbawa dumating sa oras na hindi pa tayo nakapagpalikloob sa Diyos tapos gawa pa rin ang gawa ng kasalanan. Sa palagay ninyo ba ay matatanggap tayo sa akarya ng Diyos? It's all yours, guys.
sarili nating salvation ang gagawa sa ating sarili. Kanya-kanya tayong sagit ng ating mga salvation. So, pag-isipan po natin ating sarili. Napaka-iksi lang ng panahon natin sa mundong ito. Alright, Karim? Okay. Hindi natin in-announce kasi bukas, which is the 24 dito, meron pong power outage na... Ay, oo nga pala. Starting ng 9 p.m. After the following day, which is 4 a.m. 9 p.m. Maaring mas maaga pa. So, hindi natin alam if we will have an iRadio tomorrow. Kasi baka bigla tayong maputol. In the middle of the kasi program. Kasi nag-email na sa amin ng electric company dito, yung Edison. Na meron isa-isa pong... yan. Merong area po na magkakaroon ng maintenance, magpapalit sila ng mga... Kasama itong address namin. So, tomorrow, off the air muna tayo kasi hindi natin alam kung anong oras nila ika-cut off yung power. Estimate lang yun yung 9 o'clock. Nang gabi? Yes. Maaring mas maaga or what. Hindi natin alam. Don't take the risk. Maybe kasi earlier or... Yes. Hindi natin alam. Okay, estimate yun. Okay. So, ngayon, hindi tayo pwedeng mag-take chance like, baka 10 o'clock yan. Ah, diba? Okay, good to know. Mabuti na banggit mo ngayon yan. So I think we should make a decision na off the air muna tayo bukas. Bukas lang po ito. Dahil meron pong power maintenance po ang ating Edison. Yung electric company. Electric dito, company po dito na nasasakupan ng Bellflower. Magkakaroon po tayo ng power failure at anytime tomorrow, sometime... Buti na lang malamig. 7 p.m. up to 9 p.m. So, no. 9 p.m. up to 4 a.m. the following day. Mahaba pala. So, magdamag. Buti na lang so, malamig, gano? Kaso wala tayong heater. Matay tayo dyan. Yun. Ayan. So, off the air muna tayo. Kaya, announcement kay Pastor Norman. Siya bukas, diba, supposedly? Yes. Yes. Ayun. Pastor, if you are listening, ayan, medyo, ano muna natin, the following day, which is Wednesday, which is Thursday naman doon, wala si Pastor Vipin. Kaambo na yun muna. Si Kaambo. Ayan, talagang inano na. Si Kaambo si na muna. Si Brother Sammy Santos. Brother Sammy. Yan, so Wednesday. Ayan, announcing na on the air kung available ka po. Pero baka may school siya eh. Let us know. Kung may school po kayo, okay lang po. Ayan. Okay. So, si Lord na ang magpo-provide. Ayan. Kung pwede rin, di si Pastor Norman, kung available siya that day. Pwede. Kung hindi naman, okay pa rin po. Ayan. Okay. Announcing dito na. Siyempre, bago tayo magpaalam, nais natin pasalamatan nating partners or ating sponsors for supporting our program. Ito po ang kapabilidad. Ang kapeng may abilidad. Nandiyan po sa 115 Echo Street, corner Sanchez Street. Tabi po ng Commonwealth High School Gate number 2 with telephone number 09060886823109915537781. 0991553 7781. Marami akong atraso sa iyo, Jose, dahil yung mga products mo hindi ko mai-post, ano, at kulang ako sa oras para i-gather lahat ito, no? But anyway, give me some time pag naayos ko itong mga files nito and ipopost din natin dito sa ating programa. But this place, kung hilig po naman ninyo ay mag-travel or yung water sports activities, ayan po yan sa Moal Boal Cebu, Barangay Basdiot, ano? Yan po ang Buddy's Place. At meron po silang scuba diving, parasailing, banana boat, marami po talagang ano sila, island hopping, name it, ano? Yan po ay may telephone number 6391560738 54 para sa inyong reservation. Hanapin lang po si Ian Badiles. At sa mga taga Antipolo, ayan po ang Just Up in the Sky Steaks and Grills. Ang sasarap po ng kanilang mga chibog dyan ngayon. Breakfast, lunch and dinners, unlimited steaks po and grills yan. Ano, mga barbecue, inihaw po na isda, yan, yung mga seafoods. Available na po ngayon sa Just Up in the Skies. And every Thursdays and weekends, meron po silang
mga ano ito, yung mga singers, yung mga banda, no, during the weekends. Yan po ang Just Up in the Sky, nasa Sumulong Highway, Antipolo, Rizal, with telephone number 6391710993079307. Hanapin po si Jasmine Kaditz at sabihin lang po na napanood po ninyo sa iRadio o narinig niyo sa iRadio ang ano, at bibigyan po niya kayo ng discount. At sa mga Bellflower naman po o sa mga Los Angeles, kung gusto niyo po ang hanap ng magandang ngiti, Dr. SP Claudio, the Smile Master, General and Cosmetic Dentistry. Ang kanyang clinic po ay nasa 10301 Artesia Boulevard, Suite 101, Bellflower, California 90706, with telephone number 562-925-9949 para sa inyong appointments. Tayo magpapaalam na at maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ang ganda kasi ng topic ngayon, kaya na napahaba ang ating usapin ngayon. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Kita-kita tayo sa Wednesday. Wala tayo bukas. Alright, see you guys. Bye-bye. Nakilala kita, ang buhay ko'y biglang sumaya. Di akalain ako'y tatanggapin sa dinami-dami na aking maling gawain. O tunay nga, ikay mapagmahal dahil kami di mo iniiwan. Sa kapila na aming pagkukula, ika'y nandyan magpakailan pa man. Salamat Lord sa biyaya mo, di lang sa kaginawaan pati na rin sa pagsubo. Sa kalusugan, sa kahinaan, at sa kalakasan, sa araw-araw, di ka nagkukula. Ikaw ay lagi sapat, madalas sigit pa. Salamat Lord sa biyaya mo, hindi lang sa kaginawa pati na rin sa pagsubo. Salita mo ang panghahawakan ko na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Salamat Lord sa biyaya mo, di lang sa kaginawaan pati na rin sa pagsubo.
Amen. We hope you were blessed with our deep dive into God's Word today. May we continue to receive grace upon grace as we yield ourselves to God, sharing in the sufferings of Christ and experiencing the power of His resurrection, which transforms us daily to be more and more Christ-like to our neighbors and to the world. God bless iRadio LA, and God bless you all. O ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.